tears when we cry. Yes.
magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po? Sir Wilson, Ma'am Imelda, naririnig po ba ako? Okay po ang aking sound? Pa-thumbs up po. Ayan. Thank you, Sir Wilson. Ako po ba ay chubby sa inyong paningin, sir? Okay lang, sir, na ako ay chubby sa inyong paningin. Opo. Huwag lang pong chubby sa inyong pandinig, okay, sir? Kasi gusto ko marinig niyo po ng maayos ang ating speaker mamaya. Ayan, salamat. Nag-o-open na sila ng camera. Alam na yata nilang ipapa-open ko ang kanilang mga video. Thank you so much, Ma'am Marita, sa pag-open ng video. Sana yung iba din po mag-open. Mag-open po tayo ng video. Gusto ko po makita kung gano'ng kaganda at kagwapo ang mga guests po natin ngayong araw na to. Ayan, salamat po sa mga nag-o-open ng video. Ayan. Baka may mga gusto po kayong ipa-shoutout. Mura lang po ang aking talent fee, $1 per name. De, joke lang po. Magpa-shoutout lang po kayo. Ayan. Hello po, Ma'am Annalyn Laguna. How are you? Hello from Canada, Rodora San Pedro. Kumusta po kayo? Ayan, good morning po dyan sa Canada. Hello from UK, good afternoon po. Lunchtime na po yata or 11 a.m. po dyan sa UK. Diba, Ma'am Mary Ann? Ayan. Hello from UAE, Sir Edison, good afternoon po. Shout out po, Felidita. Ayan, nawala. Felidita from Jean ng Canada. Ayan. Hi po from Alain, Alyam Vlog. Ay, mukhang vlogger si Ma'am or Sir Alyam. Put mo po yung inyong YouTube ba? YouTube link? Tawag doon. Para ma-follow po namin kayo. Ayan. Good morning. This is Manfred from Canada. From Sam Peterson. Ayan. This is meeting po. Yes po. First meeting pa rin po ito, Ma'am Lindsay. Ayan. Para mas malinawan po kayo, kung nakatend na po kayo, okay lang po yun. At least mas magiging clarify pa yung mga questions nyo if meron pa po. Ayan. Hello po from New York po ba to, Sir Dance? Ayan. Hello po to Ma'am Marita from Margie. Ayan. Good PM to everyone from PH. Good morning na po from Gina Dura. Ayan. Taga-Philippines din po ako, taga-Bulacan po ako. Ayan. Hello from Ate Elizabeth from Canada. Good morning to Arlene from Oklahoma, from Melanie Erolin. Shout out po Rochelle from Poland. Ay, ngayon lang ako nakabasa ng guest from Poland. Ayan, Ma'am Rochelle. Ayan. Hello po from Milan, Eleanor Transfiguration. Ayan. Good afternoon po. Good morning from Edmonton, Canada, Janice. Good morning all, Mr. Mark Anthony. Hi, from iPhone. Ayan. iPhone ko, sino ka ma'am po? Sana po, i-change nyo po yung name nyo para mabanggit ko naman yung maganda nyo pong pangalan. Tama? Good morning, Ma'am Rachel Balagosa. Ayan, ang daming nagpapa-shoutout, ha? So, yung kung may mga guests pa po kayo, please let them know, join our Zoom webinar para maumpisahan po nila ang ating Zoom. At wala po silang ma-miss na magagandang information from our napakagwapong speaker for tonight, for today. Ayan. Kumain na po ba kayo? Ayun ang pinaka-importante palang tanong na hindi ko pa po na itatanong sa inyo. Kumain na po ba kayo, Ma'am Marita? Sir Cesar, Ma'am Cherry, ayan. Kasi po, mamaya po, I definitely assure you, merong magugutong mamaya. Sino kaya yun? Sino kaya bigla tatayo, magtitimpla ng kape, kukuha ng snack? Kasi po ako, araw-araw po ako nasa Zoom, pero meron talaga siyang gutong effect. Kaya ako ay ready sa mga kape, biskuit, kasi magugutom po talaga kayo. At wala pong sisihan mamaya. Ayan, salamat sa mga nag-open ng camera. Pa-open po po sa mga iba. Hindi ko po kayo pinipilit, pero pa-open po. Ayan. So, ang gusto po kasi ni speaker, i-check ko daw po. Sabi niya, Miss Pao, check mo nga kung gising na ba ating mga guests. Baka mamaya ako ay walang kausap. Ayan. Gising na po ba kayo? Gising-gising na po tayo. Kasi sayang ang mga naka-line up na good news mula sa ating speaker. Ayan. So habang hinihintay pa po natin ating mga kababayan na gusto pong humabol sa ating webinar, meron lang po ako ipi-play na video.
ShowMyKing, please log on sa www.showmyking.com at sa aming Facebook, www.facebook.com/showmykingphilippines at ang aming IG ay @official_showmyking. ShowMyKing, ang hari ng Showmy! ShowMyKing, ang Showmy ng ina mo! Siomay King kasi, kumpara sa ibang siomayan, ito lang yung bumili ka, mas marami, 5 piraso. Pagkatapos pure meat siya, wala siyang mga ilang extenders. Nagustuhan ko yung lasa ng Siomay King. Masarap ang Siomay King sa lahat ng siomay. Meron po, along 8 sa malapit sa Show Boulevard. Mabenta siya, despite the fact may mga katabi siya, may mga kalaban, pero mas gusto kasi ng mga tao yung panlasa. Aside from that, mura siya because of the fact na mas marami yung paradiso. Well, pag meron silang konting tuna, may naipon sila, I would advise itong Show My TV because yung return of investment, mabilis, malaki yung kita, maganda yung kita, kasi nga, tinatangkilik siya ng mga kababayan natin. Kaya ang siomay ni Tulpo, Siomay King. Ang hirap naman nito, tinitigil ko yung sarili ko kasi baka maubos eh. Sa iba pang oportunidad. Kaya, kung pala, para ka ding artista, ano, parang artista, ang daming mga guhang gulo, gano'n. Okay, pero, siyempre, yung mga professional na nagina Pat, si Sir Jeff, at mga kasama nila, kaya laki-laki yung tulong para gumahan yung trabaho na. Thank you, thank you! Oo! Simple lang, diba? Naghahanap ka ng trabaho, pero wala kang mapasukan ngayong may pandemya? Ayaw magmukmuk at gustong kumita? Kung batsyero, makinig kang mabuti. Simple lang to. Kahit nasa bahay ka lang, pwedeng-pwede kang kumita ng hanggang 60,000 kada buwan. Cellphone at internet lang at the tip of your fingers, may negosyo kang patok sa lahat. Oh, simple lang, di ba? Maging hari ng
sarili mong negosyo. At maging Siomai King, online franchisee na, kung bachero. Daan-daan libong mga negosyo, malaki man o maliit, ang nagsara na ipatupad ang community quarantine at mismo ang Department of Labor and Employment ang umamin na pinalobo ng mga pagsasara sa 7.3 milyon ang walang trabaho ngayon sa bansa. Mabuti na lang, mahusay sa sariling diskarte ang mga Pilipino maging sa panahon ng krisis at sumigla ang online selling lalo na sa mga pagkain. Bagong graduate sa kursong Hotel and Restaurant Management naman si Mark Daniel Magat at dahil wala pang mapasukan, luminya na sa food delivery para may pagkakitaan. Pangarap naman niya ang magkaroon ng sariling car wash shop kapag may puhunan. Car wash po, sir. Kasi po, sobrang dami na po ng kotse sa Pilipinas eh. Kailangan nila ng car wash. Hitik ngayon sa social media ang pag-alok ng kung ano-ano mula sa mga gamit hanggang sa pagkain. At ang tunay na sikat na Siomai King ay hindi nagpahuli at inilapit sa kanilang mga customer ang kanilang siomai sa pamamagitan ng kanilang online franchisee offer. At sina Joseph, Mark at Lolo Romy ay interesado na magkaroon ng sariling negosyong tulad ng Siomai King. Hi guys, my name is K.F. I am a cabin crew by profession in a well-known airline. Isa po ako sa mga kinakahanap ng napakagandang business na ito, which is yung Siomai King online franchisee. So as of this moment, alam naman po natin na halos lahat ng mga empleyado ngayon naghahanap talaga ng trabaho. And isa po kami doon sa mga nawalan ng work or let's say salary or generating of income. Kasi as of this moment po, no flights, no pay. Nagdulot din ng ginhawa sa isang mag-asawa ang pagsubok nila sa Siomai King online franchisee. Ako po si Jocelyn Peñafiel, isang housewife at umaasa po sa sweldo ng asawa kong seaman. Ngayon po sa pandemyang kinakaharap natin, marami po ang nawalan ng trabaho at ang aking asawa po ay hindi rin nakakapagbarko sa ngayon. Pero dahil ako po ay nagkaroon ng opportunity nung nakita ko po dito sa tinatawag ng Facebook itong Siomai King online franchisee, isa po ako sa kumikita ng hindi bababa sa 80,000 pesos per week. Ang maganda po nito, ginagawa ko lamang po ito sa loob ng aming bahay at hindi pa po kailangan na magkakahiwalay kaming pamilya. Kwento ng tagumpay din ang ibinahagi ng promotizer na si Lester Cruz. Nung tumama po yung lockdown, nawalan din po kami ng hanap buhay. Pero buti na lang, nakita ko po itong Siomai King online franchise system kung saan kahit nasa bahay lang po ako ay kumikita ko ng halos 25,000 per day. Or sa isang linggo po, umaabot po yun ng 160,000. Sobrang dali lang po ng ginagawa ko at malaki po talagang kitaan dito. Kaya naman, hinihikayat ko po ang lahat na nakakapanood nito na subukan din nyo po ang Siomai King online franchise system kasi po dito talagang pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang. Alam natin sa panahon ng pandemya, may oportunidad pa rin para kumita. Pagkain ang binibili ng mga tao ngayon at wala nang papatok pa kundi ang pagiging isang Siomai King online franchisee. Dito pwede kang kumita ng mabilis at malaki habang nasa bahay ka lang. Jan Escocio Radio Inquirer, 990. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa. Mahilig ka rin ba magpa-deliver online kagaya ko? May sasabihin ako sa inyo na siguradong magugustuhan ninyo. Alam mo ba na maaari ka ng kumita sa bawat delivery bookings kahit nasa bahay ka lang? Maging isang Toktok online operator gamit lang ang iyong cellphone at internet. Pwede ka ng kumita online anytime, anywhere. Step 1, you post. Step 2, we deliver. Step 3, you earn. Ganun lang kadali. Kaya maging isang Toktok online operator at kumita sa mga online bookings anytime, anywhere. Ipatok-tok muna yan! Ayan nga po, si Alden Richards, ang ating pinakabagong model po ng ating Toktok, ang ating endorser, ambassador ng Toktok. Ayan, nag-message na po si Ma'am Aliam, subscribe daw po tayo sa kanyang YouTube channel. Nag-message siya sa ating chat box. Again po, salamat po sa mga nagdagdag po na pag-open ng camera. Salamat din po sa mga pumasok po sa ating Zoom.
Ayan, 207 na po tayo. Ayan, sa mga may guest po, pwede pa po kayong humabol. Hinihintay lang po natin maging ready si speaker. Nawawala pa po yata yung kanyang kabilang pati niya. Ayan. So, babati pa po tayo kung meron pa po tayo mga gusto magpa-shoutout. Ayan, meron tayo from Germany. Ayan. From Canada again. Ayan. Good morning po sa lahat from Sir Victorino. Pa-shoutout po kay Jocelle Bucago from California. Good morning po dyan sa California. It's 8 a.m. kung di po ako nagkakamali from Desiree Kiboloy. Ayan. Sa mga wala pa pong audio, please review the chat box. Sinend ko po kung paano po kayo makaka-join sa audio. Ayan. Shoutout ma'am from UK. Nathaniel Gibaw po ba yun? Ayan. Hello po from Poland, Rochelle. Please shoutout to Royza and Cream from Canada, from Ma'am Jacqueline. Pa-shoutout po, Baba Ray Riyad, KSA po. Ayan. Yung brother ko rin po, nasa Saudi rin po. Nandito po siya nakikinig. Ayan. Pa-shoutout po, Miss Pao. From Miss Stephanie. Ayan. Pa-shoutout po kay Alice Chu from London. Shoutout from Tennessee, from Nick Warren. Hello from Vancouver, June. Ayan, ready na ba kayo? Excited na ba kayo? Gusto ko naman makita ang mga yes. Excited na ako dyan sa ating mga chat box. Ayan. Gising na ba kayo? Kape-kape kayo? Ayoko makatulog kayo sa gitna ng ating presentation. Ayan. Kasi alam ko po na kayo'y inaantok na at ang iba naman po ay inaantok pa. Pero huwag po kayo mag-alala kasi gigisingin po namin kayo. Hindi lang po ang inyong diwa, kundi sa realidad na pwede po tayo makahanap ng ibang oportunidad kahit may kinakaharap po tayong pandemya. And for me, it really helped me now kahit may pandemic kasi this business helped me earn fast. By the way, I am Paula Maniago at isa po akong virtual assistant dito sa Philippines at isa po akong proud online franchising ng Show My King. Ayan, para magpatuloy po tayo, konting house rules lang po. Please listen attentively at iwasan po natin mag-multitask para marinig po natin clearly ang ating speaker. Yan. Paki-turn on po ang inyong mga video para mas maayos po ang ating interaction sa ating napakagwapong speaker for today. At huwag niyo pong itago ang inyong kagandahan at kagwapuhan sa likod ng camera. Ayan. Bawal din po sana ang nakahiga para hindi naman po natin makatulugan si speaker. So positive vibes lang po tayo, energy lang po ng konti. Okay po? At sa mga handsome guys, kagaya ni Sir Edison, ni Sir Christopher, iwasan po natin na mag-topless. Let us treat this as a professional business meeting. Ayan. Positive vibes lang po tayo, okay? And paalala lang po na bawal po ang recording and live streaming ng ating Zoom webinar para po fair kay Sir Joven, kay Ma'am Rowena, ayan, kay Ma'am Eileen, kay Ma'am Helen na nagda-drive pa na umattend ng live sa ating Zoom webinar. Ayan. At kung kailangan nyo po mag-toilet break, please po paki-turn off po ang inyong mga camera. Medyo malayo pa po ang Pasko at malayo pa po ang aking birthday. Please po huwag nyo po akong isusurprise. Okay po? If may questions po, please politely chat it down sa ating Zoom chat box or pwede nyo pong tanungin ang ating speaker mamaya po sa Q&A portion after po ng webinar. And it will be better po if you take down notes. And speaking of Q&A, sasagot po tayo ng 10 questions mula sa ating mga first time attendees. So may pakiusap lang po ako sa mga online franchises. Please po, give way po sa ating mga guests. Okay po? And ipapakilala ko na po ang ating speaker. Ang speaker po natin for tonight ay 6 years na po sa Dubai kasama ng kanyang magandang asawa at ayon sa kanya isang registered son lamang. Isa rin po siyang franchisee ng Show My King. And in doing this business, kumita na po siya ng 25 million pesos sa loob lamang po ng 4 na taon. Grabe po talaga. At dahil po sa kinita niya na yon, doon niya po nakuha ang pinapatayo niya po ng dalawang businesses sa Dubai. Isang online business at isa pong vape shop, yung electronic cigarettes business po. At nabanggit ko nga po na kumita na po siya actually more than 25 million pesos po. Pero ayon po sa kanya, huwag po kayong magugulat sa income na yon. Kasi hindi pa po natin pag-uusapan ang million-million ngayon. Ang pag-uusapan po natin ay kung paano kumita na mabilis, like 5,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000, 50,000 pesos or more per month na dagdag income at pang-grocery. Dito po sa Philippines, pandagdag online shopping sa Lazada at sa Shopee, syempre. Ayan, Ma'am Marita, Ma'am Mary Ann, kilala niyo po ba si Paolo Avellino?
Gwapo, ang gwapo mamarita. Ayan, syempre. Bakit ko po natanong? Kasi po, pag pinagtabi niyo po si Paolo Avellino at yung speaker po natin, malilito po kayo kung sino po yung totoong artista. Kasi pareho po silang gwapo at talaga namang simpatiko talaga. Sana po ako magpapakalala po more sa kanyang sarili and see it for yourself. And lastly po, bago ko po siya tawagin, konting request lang po. Pwede po ba tayong umiti? Ipasa po natin kay speaker ang positive vibes, ang energy para mas ganahan po siya mag-talk for today. Tama po? At hindi ko na po patatagalan. I am privileged to introduce our speaker, ang di hamak na mas gwapo at mas mayaman kay Paolo Avellino, JC's top 1 online franchisee. Let us all welcome Mr. Frevin. JC, go! Hello! Alam mo, Pao, hindi ko alam kung papasok ako o hindi. Saka hindi ko alam kung binibuild up mo ko o niniwirakan mo yung pagkatao ko. Maraming salamat, Miss Paula Maniago and Beneventura. Asawa ka na pala. Binabati ko yung kuya mo, si Engineer Avril Maniago. Kuya, kumusta ka dyan? From Saudi. And good morning and good afternoon and good evening everyone. My name is Frevin. And wag ho kayong madismaya sa nakita nyo. Talagang ganyan po ang buhay. If you don't manage your expectations, madidisappoint ka. Yan. So i-manage natin yung expectations natin para di tayo madisappoint sa buhay. And for tonight, for this day, I'm so excited kasi actually hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung presentation ko ngayong gabi. Dahil nagkaroon tayo ng major business. Hindi lang po tayo papasok sa pagkain, kung hindi papasok na rin tayo sa logistics business. At ang maganda, makukuha nyo rin to sa perang ilalabas nyo to get the online franchise. And mamaya ho, ipapaliwanag ko kung paano po yung sistema. And sa lahat po ng mga taga US and Canada, good morning sa inyo. Na-appreciate ko ang inyong pagising. Dahil alam ko, maaga pa ho ngayon dyan. Sa mga taga Middle East, magandang gabi sa inyo. Sa atin dito, ako po ay taga Dubai. And sa mga taga Europe, magandang hapon sa inyo. Kung may naliligaw po ho na taga Pilipinas, ang pinakamamahal nating bansa, magandang umaga sa inyo kasi past midnight na dyan. And Southeast Asia, good morning din sa inyo. Australia, kung may naligaw. New Zealand, Guam, kung may naligaw dyan. Magandang umaga sa inyo. Again, my name is Frevin and for the past 6 years, I've been staying in Dubai and I've been with the company for the past 4.5 years. Ako po ay nabibenta ng food cart business. Teka lang, before ako magsimula, ngiti-ngiti lang tayo ng konti, ngiti-ngiti lang. Let's show some energy, show some love. Kasi oh, ngayong gabing to, Mr. and Mrs. Bing. Ito, nakakatawa kayo ha. I-wide angle natin para hindi kayo nagsisiksikan sa frame. Ayan, so, salamat po sa inyo. Alam nyo ang sekreto sa pagyaman before ako magpatuloy. Importante ho ang nakangiti at importante ho ang aura. Yung aura natin, yung energy natin, it's very, very important. Kasi nakita nyo po yung mga successful na tao, di ba? Pag nakita mo sila, alam mong mayaman sila. Alam mong there's something about them, there's something magnificent, magical, animated, kasi yung aura nila magaan and you want to be with them. Tama? Wala naman dito na gustong kasama palagi nakasimangot. At sa negosyo ho, bawal ang nakasimangot. Tatandaan yan. At pag nakasimangot ka, hindi mo kayang saluhin ang biyaya ng langit. Kasi pag drawing mo yan sa papel, di ba? Pag drawing mo sa papel yung nakasimangot, nakaganon. O di ba? Nakaganon. Di ba? Pag bumuhos ng biyaya, magbabounce yan. Magbabounce yan pag dapusan nakasimangot. Hindi masasalo. At masasalo yun ng nakangiti. Kaya yung nakangiti, patuloy na pinagpapala kasi lahat ng biyaya, nasasalo nila. Pag dinoy mo yung nakangiti, di ba nakaganon? Di ba? Tama ba ako, Marita? Ayan. So, sa lahat po ng mga binati ko, and before I start, napapasalamat ako sa inyo lahat for coming in. And wag ko kayong mag-alala for the next couple of minutes. I'll make your time very worthwhile. May papakita akong negosyo or mga negosyo. Kasi dumadami na ho na dumadami ang negosyo natin. At humahaba ang presentation. Kahit humahaba ang presentation, okay lang yan kasi
it signifies na mas marami tayong avenues of earning. Mas marami tayong pwedeng pagkuhanan ng income, of course, mas beneficial and mas advantageous yun sa atin. Before ako magsimula, nais ko lamang magpasalamat sa lahat and sa universe, sa Diyos, na for two reasons. Number one, tayo po ay nagising ng buhay. The fact na nagising ka, it is a blessing. Pinagpapasalamat yan sa araw-araw. And pangalawa ho, nagpapasalamat ako dahil tayo po'y nagsama-sama rito para pag-usapan ng isang oportunidad na pwede magkaroon ng impact sa ating mga buhay and also to our loved ones. And sa mga bansang binati ko ho kanina, lahat po ng kontinente, anong mapapala nyo sa negosyong to? Good news, kahit nasan kayo sa buong mundo, you can do this business. That's the bottom line. You can earn from home at the safety of your own home. And magagawa nyo to kahit nasan kayo, pwede kayong kumita kahit nasa bahay lang kayo. Pag kayo po ay nagbayad bilang online franchisee, kukuha kayo ng online franchise, meron na ho kayong access sa kumpanya na dating binibigay lang ito sa mga food cart owners, sa mga kukuha ng food cart. Ngayon, ang maganda, pagkuha mo ng online franchise, magkakaroon po kayo ng website. Gagawin ko ng plural ha, kasi mamaya naman, i-spoil ko na yung surprise sa inyo before we start. Magkakaroon kayo ng websites with an S. Etong websites na to, ang gagawin nyo unang-una, imamarket nyo to sa Philippines. Okay? Sa Philippines po, ang point of distribution ng mga pagkain natin at mga services natin sa Pilipinas. So, kahit nasa Amerika ka, magagawa mo yung business kasi bakit may internet naman. At kahit mobile phone, kahit tablet, kahit laptop, you can use either of those para ho gamitin sa negosyo ninyo. Pag na-receive ninyo yung website ninyo, in 3 to 5 days, maximum 7 days pagkabayad ninyo, ang una nyo gagawin, ipo-forward nyo to sa mga customers in the Philippines and also customers in abroad. Ano yung ibig sabihin ng customers in abroad? Mga Filipino na nasa ibang bansa na pwedeng bumili sa website mo, ipapadeliver nila yung pagkain sa Pilipinas, sa mga pamilya nila. So customers nyo pa rin ho yun. Uulitin ko ha, ang point of distribution natin sa Pilipinas, hindi pa ho darating ang siomay sa Canada. Sa Pilipinas pa lang ho. Ngayon, pag may bumili sa website ninyo, tutunog po ang cellphone ninyo. Kayo po ay manonotify via email or via mobile phone. Tutunog ang cellphone nyo pag may bumili. Real time yan. Pagkabili ni customer, kaching-kaching, gaganon ang website nyo. Yan po ang pinakamahiwaga at pinaka-nakaka-excite na tunog para sa akin sa isang araw na kahit tulog ako, gumigising ako, at ang una kong titignan, yung amount ng in-order. Bakit yung amount ng in-order? Kasi doon po nakabase ang aking profit. Tama, huwag tayong maglokohan. Ano bang una mong titignan? Malamang yung amount, tama, kasi nandun nakasalalay yung profit mo. So yung kaching-kaching na yan, doon mo malalaman na may umorder on a real-time basis. So kahit nasaan ka, nasa US ka, round the clock yan, bukas ang store mo because it is online. So pwedeng tulog ka, kaching-kaching, pwedeng gising ka, kaching-kaching. Basta may kaching-kaching, merong kita. At pag may bibili ho sa inyo, sino ho yung magpapack at magde-deliver ng pagkain? The company will do the logistics for you. They will pack and deliver the food at the doorsteps of your customers in the Philippines. So technically, Marita, hindi mo makikita, Ping, ang pagkain. Ang makikita mo lang ay ang iyong kita. Kailan mo makikita ang kita mo? Tuwing Tuesday and tuwing Wednesday, magre-reflect po ang income ninyo sa mga dashboard ninyo. Okay? Magkakaroon po kayo ng online portal where you can check your commissions on a weekly basis. Bakit po ako excited? Sabado po ngayon. Diba kakalipas lang ng Martes at Merkoles, nakita ko po ang commission ko. Ilang tulog na lang, Martes na naman at Merkoles na naman, makikita ko ulit ang commission ko. It's very, very exciting to look forward to something every week. Hindi po kagaya nung ako po ay empleyado, tuwing atrenta lang ang aking sahod. Tuwing atrenta, hindi ko alam sa mga bansa ninyo kung 15th or 30th kayo, pero dito sa Dubai, pag atrenta, mayabang ang Pinoy dito, makapalang bulsa, di ba? Pa-Starbucks, pa-kain-kain sa labas. Ako po yun, ganun ang buhay ko. Pero pag mga bandang petsa, ano na, petsa a 20 na, petsa a 25 na, ang tawag ho namin doon, petsa de peligro. Bakit peligro? Kasi yun, namimiligro na yung mga bulsa namin. Nawiwindang na yung kaperahan,
Hindi na kami kumakain sa labas, puro Lucky Me na lang. Lucky Me Pancit Canton, ang pambansang bayani, pambansang Pancit Canton ng Dubai, 'di ba? Ng Pilipinas. Hindi na rin ako nag-i-Starbucks, ano na lang ako, 3-in-1 coffee, sachet na lang, 'di ba? Pagka malapit na 'yung sahod. Ganyan po 'yung buhay, pero sa negosyong 'to, every week po ang kita, Tuesday and Wednesday, makikita mo magre-reflect 'yan. Si Juan de la Cruz, si Pedro, lahat 'yan makikita mo 'yung pangalan, 'yung amount ng binili nila, saka kung magkano ang profit mo, naka-breakdown po 'yon. Okay? So more or less, kung binilang mo 'yung mga kaching-kaching the prior week, medyo malalaman mo na kung magkano ang kita mo on Tuesday and Wednesday. Yun po ang cut-off. Tapos, magbibilang ka ng dalawang araw, Webes saka Biyernes, on that Friday, on that same week, magre-reflect po ang kita ninyo sa mga ATM ninyo. Papasok sa ATM ninyo. Okay? So, Tuesday, Wednesday, nakita mo, Friday, mawi-withdraw mo na siya sa inyong bansa, in your respective currency, in your respective countries. Okay? Yung ATM na yan, kanino magagaling? Sa bangko po, sa Pilipinas, ang pangalan ng bangko, China Trust Banking Corporation. Nag-partner po tayo sa kanila. Doon po papasok ang commission nyo. You can withdraw the commission anywhere in the globe, kahit nasaan po kayo. So sa mga sinabi ko, ang pinaka-importante lang dalawang bagay. Number one, yung website mo. That is your asset. And number two, because it will generate money for you. And number two, your ATM. Kahit saan kayo magpalipat-lipat na bansa, basta dala-dala mo yung ATM mo, you can withdraw your commissions anywhere. Pwede mong gamitin yan. Maliwanag po ba? So yan po ang ating, yan po yung pinaka-summary ng business natin. Okay? Ano ho ang nangyari for the past 14 years? 14 na taon na ho tayo sa food cart franchising. So JC Worldwide Franchise Incorporated, that is our company name. Yan po ang ating franchising company for the past 14 years. Tayo po ay involved sa food cart franchising. What happened this year? Alam mo na yung nangyari, nagkaroon ng pandemya. Hindi siya nakakatuwa, pero it is what it is. It is the reality. So, nung pumasok po yung April po yung unang lockdown natin. Tama? Lockdown sa Pilipinas. Nalugi po yung mga food cart. Nung Marso, dama na nila eh. Ang tao kumukonti na sa labas. Tama? Nung April, marami hong nagsarang food cart, kaya po ang ginawa ng may-ari, tinayo po nila yung online franchise nung Mayo. Kasi ito na yung magiging buhay natin for the next couple of months, baka maximum pa na isang taon hanggang talagang ma-fully launch yung mga vaccines natin. Lugi po yung mga food cart owners, marami nagsara, kaya nung Mayo, nung nilaunch itong negosyong to, marami hong nasave. So para at least meron kayong background, meron kayong history ng kumpanya natin. So ngayon, ang maganda, para makapasok ka sa kumpanya, hindi mo na kailangang maglabas ng 288,000 pesos. Kasi ho, 288,000 pesos para ikaw ay magkaroon ng food cart. Ngayon po ang maganda, with only 16,888 pesos, makukuha mo na yung online franchise ng Shomai King. At kasama pa ho yung mga ibang brands ng kumpanya natin na ipapakita ko sa inyo mamaya. Okay? Hindi na ho kayo maglalabas ng 288, 16,000 na lang. Frewin, bakit ang laki ng difference? Hindi kaya may catch yan or may hidden agenda? Wala pong catch, wala pong hidden agenda. Kayo po ay maglalabas lang ng 16,000. One time po yan, pero lifetime mo na tong negosyo. Okay? Ngayon, kung napapansin ninyo, meron po tayong presyo in dirhams. Para po mas maintindihan ninyo, dalawa po yung options natin na bansa na pagkukuhanan ng online franchise account. Meron tayong mga offices in different countries like Italy, Singapore, Qatar, Abu Dhabi. We have dito sa Dubai, meron tayo sa Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Oman, and soon to open Saudi Arabia, and mga bansang US, Canada, siguro next year po yung mga yan. But for tonight, we will be talking about two countries muna, Philippines and UAE. Makinig po mabuti kasi this will determine the structure of your income. Okay? As a Pinoy abroad, OFW ka man or resident citizen ka man ng bansa mo, you have the option to choose kung saan po kayo magbubukas ng online franchise account ninyo. Okay? Lilinawin ko ho na pagka sa UAE ka nagbukas, hindi ibig sabihin nun na dito magagaling yung ATM mo na bangko, hindi po, bangko pa rin ng Pilipinas. At hindi rin ibig sabihin nun na dito ka magbibenta ng siomay.
dito mo lang bubuksan ang online franchise account mo. It's either dito sa UAE or sa Philippines. Ano po ang difference nila? Unang-una, pag sa UAE ka kumuha, 1,641 dirhams po dito. In peso, that is almost 22,000 pesos. Okay? 22,000 dito, almost 17,000 sa Pilipinas. So meron tayong difference na 5,000 pesos. Bakit mas mahal sa UAE dito sa Dubai? Kasi ho, mas mahal po ang cost of setup ng business dito. Ano ang difference nila? Wala ho. When it comes to profit, to the website, to distribution, wala silang difference. Isa lang po ang difference nila. Ano? Merong income tax ang peso, ang Philippine account. Pag nagbukas ka sa Pilipinas, automatically, may 10% po kayong kaltas sa inyong income. Pag kumita kayo ng 10,000 pesos this week, minus 1,000 yan, 9,000 pesos na lang. Next week, kumita ka ng 20, ngayon po, next week, kakaltasan ka ng 2,000 pesos. So, 18,000 ang net mo. Good news, dito po sa UAE, wala pong income tax. Kaya ako nakangiti because it saved me millions and millions of pesos. Kasi, syempre, diba, sa isang taon, kumita ka ng 500,000. Ang natipid mo agad, 50,000 pesos agad. Eh, hinto ba yung income mo sa isang taon? Hindi. Next year, meron na naman. So, in the long run, mas practical ho na kumuha ng UAE account. Okay? UAE account, kahit mas mahal siya ng 5,000 pesos, okay lang kasi in the long run, it justifies the price difference. So, I suggest that you get a UAE account, lalo na po sa mga Filipinos abroad. Pag kayo po ay taga-Pilipinas at doon kayo nakatira, hindi po kayo pwedeng kumuha ng UAE. Para lang po maliwanag tayo. Bakit ko siya pinapaliwanag ng gusto? Kasi syempre, income mo ito. Okay? So, moving forward, showmaking, meron po tayong food business. At ang maganda ho, sa mga nakapanood kanina kay Alden, kasama ko dati sa showbiz, magkakaroon din po kayo ng logistics business. So, pwede ho kayong maging operator ng Toktok. Ano ba tong Toktok? Toktok is parang Grab. Parang Grab, di ba? Ibubook mo yan. Actually, ano na eh, sasabihin ko na, kinalaban talaga natin ang Grab. So, this will be the next big thing when it comes to logistics. Ang maganda ho, kasama ito sa negosyo mo. Na nakapromo ho tayo ngayon, usually po, hiwalay po ito. 288,000 tapos 58,000, ginawa nilang 58,000, tapos ngayon po, 16,000 na lang. Frewin, dalawang 16,000 ba ang bibitawan ko para makuha ko ang showmaking? Saka makuha ko tong Toktok, dalawang 16,000 ba? Hindi po, isang 16,000 lang, kuha mo yung showmaking, kuha mo rin tong Toktok. So mamaya po, ipapaliwanag ko kung ano po yung Toktok, unahin ko muna ang showmaking. Ulitin ko, with only one payment, UAE account ka man o Philippine account ka man, 22,000 man ang kunin mo yung UAE or 16,000 yung Philippines, kuha mo both, okay? Kuha mo sila both. Yung mga pagkain na business natin, kuha mo at kuha mo rin yung Toktok. Don't worry, mamaya po ipapaliwanag ko yung Toktok kung ano yan. At kung paano rin kumita, magkano yung profit mo, etc. etc. Pwede kang maging operator or pwede online franchisee ka lang. You can do both or you can do either, okay? Dalawang kumpanya ang pag-uusapan natin. Actually, tatlo na. Tatlong kumpanya. Number one, GC Worldwide Franchise Incorporated, yung mga pagkain. 14 years na po yan. Yung Toktok, which just recently launched, Sabado. 4 days ago. Like, noong Tuesday lang po nilaunch yan. Tuesday lang fully nilaunch yan. Sorry, Wednesday pala. Wednesday siya nilaunch. So, technically, tatlong araw pa lang yung kumpanyang yan. Pero, nag-test na po kami niyan 3 months ago sa Manila. Okay? Tapos yan po yung pangalawang kumpanya na pwede mo makuha. And pangatlo ho, yung GC Premier, yung pong marketing company natin, which is 7 years na po sa business, yan po yung mga offices natin in different parts of the globe. Okay? Wag ho kayong malilito ha. For tonight, I just need you to listen, please. Sa mga naka-off po yung camera na may ginagawa hong iba or kakaiba, please lang ho, makinig mabuti kasi mamaya po ang i-entertain ko lang questions yung mga tanong na nakakatulong sa mga kasamahan natin dito. Hindi po yung mga tanong na paulit-ulit na binanggit ko naman, ha? Makinig po mabuti, okay? Yan po ang challenge. Ngayon pong gabing to,
pipilitin ko maging mas mabilis and mas straight to the point para ho mas marami tayong ma-absorb kasi bilang nadagdagan na naman tayo ng isang negosyo. Okay? Ito po yung itsura ng online portal natin. Ito po yung makukuha ninyo. Magkakaroon kayo ng username, password para ho ma-check ninyo yung commissions ninyo. Si Tiofi Maghinay, kumita po siya ng 28,000 pesos. Kailan niya to kinuha? Kumuha po siya ng online franchise account niya noong end of May. First 2 weeks income niya, 28,000. Bakit siya kumita ng ganyan, Frewin? Kasi, number one na ginawa niya, dalawa lang po ang bagay na ginawa niya. Number one, siya po ay nagbenta ng siomay ng pagkain online. So what she did, she forwarded all the websites to her friends in the Philippines, pati po mga kasamahan niya sa Bahrain. Bumili po ng pagkain, pinadeliver sa Pilipinas, kumita siya ng pera. Second source is, nag-refer po siya ng mga kukuha ng online franchise. Pwede kang magbenta ng online franchise if you want. Ako po, parang dati, di ba, nagbebenta ako ng food cart. Ngayon po, online franchise ang binibenta ko. Siya, ganun din ang ginawa. So may commission po kayo pag nakapag-refer po kayo ng kukuha ng online franchise. You can do both or you can do either. It's up to you. Pwede po kayong kumita combined or separate mo silang gawin. Pwede naman ho. Ito pong si HL Magtalas Cruz, siya po ay taga Saudi. Yan po ang kanyang commission. Ito po ay in-access sa laptop. So pwede mong i-access yung portal mo sa phone mo or sa laptop po. Okay? Para makita niyo yung mga breakdown ng commission ninyo. Ayan, kumita po siya ng 6,000-7,000 pesos. This was taken from a laptop. Tapos si Jinky, ito ho, maganda ang kwento nito. Siya po ay OFW from Riyadh. Nawalan siya ng trabaho noong July. Pero mabuti na lang, noong end of June, kumuha siya ng online franchise. Ginawa na yung negosyo. Kumita po siya ng 50,000. Noong August, pinauwi na sa Pilipinas. Ngayon po, nasa Pilipinas siya kasama ng family niya. Kumikita pa rin through this business. At ang maganda, hindi niya na kailangan bumalik ng Saudi para kumita ng pera. Kasi kumikita na siya ng maganda sa Pilipinas through this business. Si Nancy, siya po ay taga Dubai. Siya po ay isa pong manager sa isang hotel. Nawala ng trabaho nung pandemic, nag-no work, no pay yan. Ayan, kumita po ng 41,000 pesos. Frewin, bakit mabilis yung kita? Bakit maganda yung kita? Bakit mabilis? Malaki ang kita at mabilis ang kita. Yan po ang pangako ng negosyong to. Bakit ho? Because this is an online business. Lalo na ngayon, we have many sources of earnings dahil pumasok pa yung Toktok sa usapan. Pag sinabi pong online, when you compare it to a traditional business na brick and mortar na may pwesto, like the food cart, yung food cart ho, para lang mas ma-appreciate ninyo, it will take 2 months before po yan maitayo. Kasi meron pa tayong ocular, meron pa tayong fabrication ng food cart, gagawin pa yan, pasadya. Tapos meron pa mga papel, DTI, saka mga business permit. Okay, yung mga yan. Yung online franchise ho, pagkabayad mo, araw lang po ang bibilangin, magkakaroon ka ng website, and whatever money you make tomorrow, it will be your net income. Unlike the food cart, yung food cart po may operating expenses. Ang website mo, wala. Wala kang binabayarang tao, walang renta, walang inventory, walang kuryente. Not even the, yung monthly maintenance fees, yung binabayaran mo yung domain name, yung maintenance ng website, wala kang babayaran na ganun. So whatever money you make tomorrow, net income mo na yon. Another point is, yung food cart na nakapwesto sa isang lugar, siya po ay nakasalalay lang ang kanyang customer sa mga dumadaan sa harapan niya. Ang online franchise business, you can target market anywhere in the Philippines. Ang food cart sa Kamuning lang ang customer niya, yung mga dumadaan lang sa area niya araw-araw. Pero ikaw na online franchise, pwede mong marketan ng Quezon City, ang buong Luzon, buong Maynila, buong Pilipinas. So, yung market reach mo mas malawak, therefore mas malaki ang pwede mong maging kita. Okay? Ang may-ari po ng kumpanya, lahat po ng sinabi kong kumpanya kanina from GC Worldwide Franchise, from Toktok and GC Premier, sila pong dalawa. Kaya po puro GC ang narinig ninyo kasi Jonathan and Carlito po yung may-ari ng company. Boss Jonathan So and Boss Carlito Makadangdang. They're both very young. Sobrang sikat na sikat sila sa Pilipinas ngayon and sobrang dami ho nating awards na nakuha for the past couple of weeks in terms of franchising. And ngayon po, meron tayong recently na nilaunch na Toktok and I'm sure over the next coming months, makakuha ulit tayo na awards sa business natin. Ito pong dalawa, they're ultra rich. Sobrang yaman na po.
mga one of the youngest multi-billionaires in the Philippines. Bakit sila umaman ng gusto? Kasi syempre 14 na taon na yung negosyo natin. And nadadagdagan yung mga negosyo natin na hawak nilang dalawa. And pangalawang rason, bakit po sila sobrang yaman, bakit sila naging bilyonaryo, kasi over the past decade, ang goal nila matulungan yung mga tao, matulungan yung mga taong involved sa business, which is tayo, na kumita ng pera, na mamaya po, mas maintindihan ninyo kung bakit. Paki-follow po sila sa Instagram, saka sa Facebook, para pag meron mga bagong negosyo na naman in the future, kayo po yung unang makakaalam first hand. GC Worldwide Franchise, under its wing, we have different brands. We have Showmaking. Lahat po yan makukuha nyo sa website ninyo. Unlike pagkukuha ka ng food cart, ang food cart po, isang concept lang, magbabayad ka ng 288,000. Pag gusto mo ng Shopaw, dalawang 288 ang ilalabas mo. Ang maganda ho sa online franchise, yung binayaran mong 16,000 or 22,000, kuha mo na lahat ng mga food concept na yan. Number one pa rin ho ang Showmaking, namamayagpag all-time bestseller, fast-moving product. Pangalawa po ang Shopaw, pangatlo po ang Noodle House. Yan po ang top 3 nating bestsellers. And we have Potato King, we have Boy Bundat, we have Burger Factory, and Showmaking Express. Yung Showmaking Express saka yung Boy Bundat, sila po yung dalawang pinakabago nating concept na magiging fast food chain restaurant po siya next year pagkatapos po ng pandemic. May drive-thru service, 3.5 million pesos ang capitalization, mamaya po ipapakita ko po. Ang maganda, yung dalawang bago na yon kasama rin yon sa ibebenta mo na hindi ka magdadagdag ng pera. Okay? Kasama siya sa website mo. Erwin Tulfo, yan, kumuha sila ng food cart, tinayo sa Shaw Boulevard si Julius Babaw, Tintin Bersola, kumuha sila ng food cart noong 2016, 5, nilagay nila sa Pangasinan, ay de las Alas. Lahat po yung mga celebrities na yan, sila po nakakonsentrate ngayon sa pag-online franchise. Bakit? Because they need to earn. Wala hong pinagkaiba sa atin, lalo na ho sa panahon ngayon. Yan po yung mga bansang nabanggit ko kanina, and ito po yung mga food hubs natin sa Pilipinas. When I say food hub, ano po ba yung food hub? Ang food hub, sila po yung pinaka magiging extension ng business natin sa iba't ibang panig sa Pilipinas, sa mga probinsya, sa mga cities, towns, outside Metro Manila. Hindi naman kasi pwede na pag may order ka sa Baguio, manggagaling sa Maynila yung siomay. Tama? Manggagaling na po sa Baguio City Food Hub. Ako si Frewin, meron akong online franchise, nakuha ko yung website ko ngayong gabi. Ang una kong gagawin, ipo-forward ko yan sa lahat ng kilala ko sa buong mundo. Ako po ay pinanganak sa Dagupan, so marami akong kakilala doon. Tama, mga classmates ko nung high school. Pinadalan ko sila ng website, may bumili sa akin, si Kevin. Si Kevin, pagbili sa website ko, tutunog ang cellphone ko. Kaching, kaching, gaganyan kagad yan. Pagtunog ng cellphone ko, papasok na kay Metro Manila yung order. Pag-receive ni Metro Manila ng order, papasok ngayon kay, ipapasa niya ngayon kay Dagupan City Food Hub. Ipo-forward niya yung order sa pinakamalapit na food hub, which is Dagupan City. Pag na-receive ni Dagupan City yung order, ipo-forward niya ngayon kay Kevin. I-deliver niya kay Kevin. So si Kevin masaya, na-receive niya yung order niya. Si Dagupan City kumita ho. Si Dagupan City Food Hub, kumita siya kahit walang ginagawa. And ako po ang may pinakamalaking kinita kasi ako po yung nag-market. So that is how the system works. Yan po ang connection ng online franchisee sa mga food hub at sa Metro Manila headquarters natin. Para po mas maintindihan nyo. Mamaya po mas i-expound ko pa yan. And we have our IT company. Kaya wag na po kayong magtaka bakit mabilis po tayo nakakapagtayo ng business ngayon. Kasi may sarili tayong IT company and that is very important. In-house po yan sa atin yan. Yung online franchise natin, bakit mabilis tayo nakapag-transition from food cart to online franchising? Kasi may IT company tayo. Bakit tayo mabilis na nakapagawa ng delivery service? Yung Toktok, kasi meron din tayong IT company. Yung Cloud Panda was established in 2017. Bakit ako may point of emphasis dito? I want you to understand, yung ginagawa ho nating negosyo, it is pandemic-proof. Hindi ho tayo maapektuhan ng pandemya. Pangit man sabihin to ha, pero sa labas kasi, pasintabi, sa labas, mahirap po ang buhay. Marami ho naapektuhan ng pandemya, nawala ng trabaho, salary cut, etc. Pero dito sa loob ng kumpanya natin, kabaliktaran. Bumubuhos, umaapaw ang income because of the businesses that we have established for the past few months.
buwan lang ho ang binilang, buwan lang. Bakit to? Kasi nagkataon, nag-fall tayo sa tatlong negosyo na hindi ho maapektuhan ng pandemic. Actually, apat na. Ano tong apat na negosyong to? Number one, pagkain, food business. Self-explanatory. Number two, mga pharmacies, mga drugstores, mga nagbebenta ng mask, ng face shield, ng sanitizer, vitamin C, multivitamins, pampahealthy. Pangatlo ho, mga online businesses. And pang-apat, logistics. Ang logistics po, hindi maapektuhan ng pandemic yan. Palagi pa rin tayong may deliveries at nagmamahal pang singil nila nung pandemic. Itong apat na to, we're just so blessed na nag-fall po tayo sa apat na industriya na ito. Kaya ho tayo kumikita ng maganda kahit may pandemya. Mindanao Daily Mirror na bili na ho ng kumpanya yan. Okay, news publication po yan in Davao, which we bought 2 years ago. Sa atin na po yan. Bakit ko lahat yan sinasabi? Because it's very important that you know the track record of the company. Okay? For the past 14 years, nandiyan na po lahat ng ating mga logistics. Yung logistics natin, yung admin natin, operations, marketing, finance, dyan sa opisina ngayon sa Makati. And we have our very own commissary. This is very important, ha? Hindi po tayo nag-outsource ng pagkain natin. We make our own. From raw ingredients papuntang finished product, tayo po ang gumagawa ng lahat. Ang isa pong siomay machine, it can make 6,000 pieces of siomay every hour yan. Every hour, nagra-run tayo 18 hours a day, 6 days a week. Nung bago po ako dito noong 2016, ang makina ho natin, 6. Ngayon po, 2020 na, 12 na ho ang makina natin ng siomay. Iba pa ho yung makina ng Siopaw, lahat po yan automated, dumaan sa good manufacturing practice, ISO certified, etc., etc. We can make 30 million pieces of siomay every month and 7 million pieces of Siopaw. Kaya po, enough yan para masuplayan natin ang branches natin nationwide from Luzon to Mindanao. 1,300 branches meron tayo. Nung pumasok ang pandemic, ano ho ang nangyari? Yung supply natin, kinulang. Sobrang lakas po ng online business natin, ng online deliveries natin. Kasi ang tao, kahit nasa bahay, kumakain pa rin yan. Okay, ayaw lumabas, syempre tayo po magde-deliver sa kanila. Yan po ang naging negosyo natin. And ang maganda ho, sasabihin ko na rin sa inyo, magkakaroon po tayo ng komisari sa iba't ibang parte ng mundo. Iba't ibang bansa. Pwede hong magkaroon ng komisari sa US, pwede hong magkaroon ng komisari sa Canada, para yung siomay dyan na ho gagawin mismo. Dito po sa Dubai, may nag-apply na po ng komisari dito. Dito po gagawin ang siomay, magkakaroon ng food cart dito, i-deliver din dito via the online franchises yung mga produkto natin. Ano yung point ko? Kahit nasa US ka, dalawang bansa na ngayon ang mamarketan mo, Philippines and UAE. Pag sinabi mo sa akin, Frewin, wala naman akong kilala sa Dubai, sinong bebentahan ko dyan? Mamaya po, dadaanan natin ang marketing. Tuturuan ko kayo kung paano mag-market. Kahit hindi nyo po kakilala, pwede hong bumili sa inyo. Kasi nandun po ang pera, wala po sa kakilala nyo lang. Okay? So bakit ko ito kinikwento as early as now? Mag-i-expand po tayo. At sa pag-expand dito, kasama ka rin dun. Okay? Ayan, yan po ang itsura ng food cart natin. Hindi po pare-pareho, pasadya po bawat food cart. Magkano po ang food cart nung 2010? 50 mil pesos lang po. Ngayon po, 288,000 na. Kaya kung tatanungin mo ako, Frewin, gusto kong bumili ng food cart, pwede ba? Ang sagot ko po, yes and no. Bumili ka ng food cart pero huwag mo siyang itayo. Bumili ka, gawin mong investment. Kasi po, tataas ang presyo niyan next year. Okay? 50 mil siya nung 2010, 288 po ngayon. Next year po, 300 plus yan. Pag bumili ka, magandang investment din yan. At ang maganda, yung online franchise po, ganun din po, tumataas po tayo. Actually, last week po, 15,888 lang tayo. Ngayon po, naging 16,888 na. Tumaas na po tayo ng 1,000 plus pesos. Okay? Next month ba, tataas yan? Yes, tataas po sa January yan. Tataas ng Pebrero yan, tataas ng Marso yan, pataas po ng pataas. Sobrang swerte kayo kasi nakuha niyo po siya sa murang halaga. Okay? Ang maganda pang isang perk and benefits is pag kumuha kayo ng online franchise, pag kukuha kayo ng food cart in the future or now, may discount po kayo na mga worth 45,000 pesos. Okay? Pakisulat na lang, 45,000 ang pwede mo maging discount pag kukuha kayo ng food cart someday. Ayan, you can find us in SM, Save More,
sa lahat po ng establishments sa buong Pilipinas. And sabi po ng UP Diliman, survey number one ang negosyo pa rin ng food cart franchising. Bakit? For two reasons. Number one, mura ang food cart. If you compare it to businesses na 1 million, 5 million ng capitalization. And pangalawa, ang food cart franchising, you are buying the system. Hindi mo kailangan gawin yung siomay, kumpanya ang gagawa nun. You're using the brand, silang bahala sa marketing. Ikaw ang gagawin mo, maglalabas ka lang ng kapital. Ipikit mo yung mata mo, in 1 month, in 2 months, meron ka ng food cart, gagawa ng pera para sa'yo. Ang online franchise naman ho, ganun din. Parehas na parehas din ang principle nila ng food cart. You're buying the system, you're buying the website. Automated yan. Ang gagawin nyo na lang ho, mag-market. Okay? Magkano po ang kita sa food cart? 30,000 pesos a month ang pwede mong kitain. And, pwede kang kumita ng 50, pwede kang kumita ng 70,000. It's up to you kung gaano kaganda ang location mo. Pero ang online franchise po, magkano ba ang kita? Ang kita ho ng isang online franchise, it is unlimited. Lalo na ngayon, nadagdagan tayo ng nadagdagan ng maraming kumpanya. Mas marami ho kayong sources of income na hindi ka nagbabayad ng renta, nasa bahay ka lang, at mas malaki ang market reach mo. So therefore, I can tell you guys na mas malaki ang pwede mong kitain compared po sa isang traditional food cart franchise. Pwede kang kumita ng 100, 200,000 a month, it's up to you. Okay? Ito po yung ating mga marketing collaterals. May access po kayo dyan. You can use it to market your business. And dito po papasok ang inyong income sa JC Premier Visa Card. Ito pong JC Premier Visa Card, ito po yung inyong ATM na manggagaling sa China Trust Banking Corporation. Iku-courier po yan sa inyong mga bansa para ma-withdraw ninyo ang kita ninyo on a Friday every week. Every week po ang remittance ng pera dyan, papasok ng pera dyan. Meron po yung online transfer facility so you can transfer money from that ATM to your loved ones in the Philippines sa mga bangko nila sa Pilipinas. At pwede mong gamitin yan like any ordinary debit card to pay for gas, to pay for food, for online shopping. Normal na debit card lang po yan. Okay? So with that, tapos na po tayo sa first part ng discussion natin, yung background ng kumpanya. Okay? GC Worldwide Franchise pa rin po ang pinaka-backbone na negosyo natin. Franchising for the past 14 years. Yung Toktok, yung delivery service natin, kaka-launch lang yan. And yung mga iba pang negosyo natin na nilaunch this year, ipapakita ko po sa inyo as we go along. Meron ako mga surprises sa inyo, makinig lang po mabuti. Ang una po nating isa-simulate yung munang Shomai King, yung first website, okay? Ang address po ng website natin ay shomaiking.ph. O, ngiti-ngiti lang, ngiti-ngiti. Show me some energy. shomaiking.ph. Yung isa dito parang problemado. Huwag mo nang isipin yung ex-girlfriend mo, ha? Alam mo kung bakit? Hindi ka iniisip nun, okay? It's a waste of time thinking of her. Mag-move on ka na, kuya. At may papakilala ako sa'yo, okay? Wala si Jay Rivera eh. shomaiking.ph/order now/00462515. Ano po yung number sa dulo? Yung number po sa dulo, that is my ID number. Magkakaroon po kayo ng unique ID number ninyo na gagamitin nyo po sa negosyong ito. Doon po papasok ang inyong kita at dun, yun din po ang ID number na yon ang ikakabit ninyo sa mga websites ninyo. Okay? So, first website, shomaiking.ph/order now/00462515. Nasa Google Chrome tayo ngayon. Tapos i-check i-ano lang po natin. Ay i-forward mo lang 'yan sa kaibigan mo, sa customers mo, and lalabas po yung menu. Okay? Ang pag-uusapan muna natin yung mga staple products natin, yung mga product na kung saan nakilala tayo. Yung po yung Shomai King, yung mga binanggit kong unang brands kanina. Mamaya pabalikan po natin 'tong mga nasa taas. Ito pong nasa taas yan na po yung mga bago. Okay? Ito po yung mga siomay natin. Tingin lang sa bandang kanan. Chicken siomay, Hong Kong is pork, Shanghai is vegetable, Japanese is pork also with seaweed na balot. Ang isang pack po ng siomay natin, 40 pieces per pack. 40 pieces, 40. Frozen po yan. I will repeat, frozen siya. Okay? It is pre-cooked. I-steam mo lang, ready to eat na. So 40 pieces per pack, tapos 2 months po ang shelf life niyan. Okay, 60 days. Yung Shopaw naman natin,
We have different flavors. Ayan, bola-bola, asado, combination. 6 pieces per pack po yan. Tapos, ganun din, 2 months din ng shelf life. Tapos, eto naman yung froze, yung mga french fries natin, yung potato king. We have chips, we have chubby fries, skinny fries. Tapos, yung meron din po tayong mga noodles, noodle house naman. Ayan, may different toppings. May beef teriyaki. Tapos, ito po yung ating burger factory. Nandyan po. Tapos, yung gulaman natin. So, yung mga yan, ito po yung mga products na kung saan tayo nakilala for the past 10 years. Now, ang maganda, this year, nung nilaunch yung online franchise, eventually, sila boss nag-conceptualize ng mga businesses. Ang maganda, naambunan po tayo ng biyaya. Binagyo tayo ng biyaya. Ano po yung mga yon? Ngayon po, meron po tayong mga bagong brands. At ang maganda, ito po, yung Boy Bundat. Yung Boy Bundat, ano po yan? Sisig, beef pares. Meron po tayong kare-kare. Ayan, frozen po yan, kare-kare. Goto, nakakagutom ba? Tapos, meron po tayong Shawmai King Express. Ito pong Boy Bundat saka Shawmai King Express, it will be a fast food chain restaurant. Meron po akong ipapanood sa inyo, ipapanood ko yung pagkain ng ano ng Shawmai King Express para mas makita nyo. Yan po ay mga pagkain ng Chinese food din na magkakaroon tayo ng mas maraming varieties. Okay? Teka lang, set up ko lang. Ayan, nakikita po ba? Kumain, ito po yung technique, uminom ka na lang ng tubig para mabusog ka. Tama? Balik po tayo sa website. Yan po yung food natin na nakaka-excite after ng pandemic. That will become a fast food chain restaurant na may chance ka rin na mag-prangkisa. At ang isipin mo, since online franchisee ka na, magkano kaya ang pwede mo maging discount? Diba? Pagka ikaw ay nag-franchise ng Shawmai King Express in the future. Or, kunin mo yung kita, yung pang-franchise mo doon sa kinita mo dito para hindi ka maglalabas ng pera. Yung Shawmai King Express, ayan, may beef noodles nandyan. Merong gyoza, mga dumplings. Meron tayong spicy pork, calamari, spicy chicken, at mga bagong variants ng siopaw. Tapos meron din tayong mantu, yung plain bread po ng siopaw na pwede mo isaw-saw sa condensed milk. Now, what we will do is, hindi ko na makalimutan. May nakalimutan po akong isang brand. Ito po isang surprise ko sa inyo. Meron po tayong lechon manok. Ang Pilipino po, mahilig kumain ng lechon manok. Meron pong nakipag-partner sa atin na lechon manok company. Ang pangalan po, Mangbox. Just few months ago, binili na po ng kumpanya yan. Okay, sa atin na po yan, technically, Mangbox, lechon manok. Ito pong nasa taas yan. May quarter, may legs, merong thigh. Tapos may butcheron, parang chicharon po yan. Pwede pang pulutan. And of course, yung product ni Katun Ying. Ito po. Yan, Katun Ying. Ayan. So, yan po mga brands na yan. Nandyan po lahat sa website ninyo. So, ang gagawin natin, mag-add to cart lang tayo. Para po matry natin kung paano umorder. Tapos, dagdag ako ng sisig. Dagdag ako ng kare-kare. Ayan, dagdag ako ng spicy pork. Ayan, tapos, bibili rin ako ng Hong Kong siomai. Yan po ang pinakapaborito kong siomai all time. Sobrang sarap niyan. At bola-bola. Alam mo na kung bakit ako bola-bola person, hindi po ako asado person. Ako po ay mahilig sa bola-bola. Alam mo na kung bakit. Gulaman. Ayan. So, nag-add to cart ako. It is like a normal online shopping experience. Tapos, add to cart ako, tapos check out tayo. Okay?
pagka proceed po niyan sa next page, ang mangyayari po, dyan po mag-fill up si customer ng kanyang mga information. Now, if you noticed, Marita and Peng ba yun kanina? Peng? Nandyan po yung aking ID number. Napansin nyo ba? Yung ID number ko, kusa pong lumabas dyan, automatic po yan. Hindi na po yan kailangan i-type ng customer ninyo. Okay? Bing? Ayan pala, Bing pala. Nakita nyo yung may green na check. Ayan, no? Ayan. So, verified code ang nakalagay. So, yan po yung ID number ko at nandito rin po yung pangalan ko. Okay? Kasi sa akin po tong website na to. So, whatever this website sells, meron akong kita doon. Okay, namamaya ho pag-uusapan natin. Ang kailangan lang po i-type ng customer ninyo ay ang kanyang address. Email address. At kailangan tama ito. Kailangan niyang i-verify ulitin. Kasi bakit? Dito po papasok ang tracking number. At ang cellphone po, it's very important na tama kasi tatawagan siya ng courier pagka i-deliver po. Pag hindi sinasagot, nagkakaroon po ng delay yan. From the sa delivery natin. Kaya very important masagot yung tawag. Tapos of course pangalan, tapos ang address. Now, guys, please listen carefully ha. Makinig po mabuti. This is very important. Yung mga food hub natin. Yung food hub po natin, if you noticed, ayan po yung mga food hub natin na nagde-deliver ngayon automatically. Okay? So once the customer places the order here, nandyan po yung lugar niya, madedeliver po sa kanya. Ngayon, napansin ninyo when we started, nung Mayo, Metro Manila lang tayo. Tapos eventually, nagkaroon po ng Rizal province, ng Laguna, saka ng Cavite. Frewin, paano naman yung mga Baguio, yung Batangas? Luzon po muna ang pinag-uusapan natin na makinig po mabuti, Luzon. Sa Luzon po, ganito. Yung Luzon, approved na po itong mga location na to. Ito pong pinapakita ko sa inyo, we just approved 100 plus food hubs in Luzon. Wala pa ho sila sa website natin. So ito ho, huwag nyo nang kopyahin ha. Pwede po kayong humingi ng kopya sa mga nag-refer po sa inyo rito. Babanggitin ko na lang yung province, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, Pangasinan, La Union, Isabela, Baguio City, Ilocos Norte, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bataan, Nueva Ecija, Zambales, Camarines Sur, and Calapan City, Mindoro. Okay? So ito pong mga to, operational na sila, pero wala pa ho sila sa website natin. Bakit? Frewin, paano yan? The question is, makinig ko, makinig mabuti. Paano ho pag may customer ako, Frewin, sa Baguio City or sa Batangas? Wala naman dyan sa website. Tama yon. Wala po sa website, pero meron na tayong operational na food hub sa Batangas, Baguio. Lahat po ng binanggit ko kanina, operational na po sila. Pag wala pa sila sa website natin, dalawa po ang pwedeng gawin. Dalawa ang option natin. Number one, mag-antay na pumasok sila dyan. So technically, yung customer mo, hindi pa siya makaka-order sa'yo automated kasi wala pa dito. Ano yung pangalawang option para makapag-negosyo ka pa rin sa lugar na yon? Magkakaroon tayo ng offline selling. Pag sinabing offline, yung kamag-anak nyo ho sa Baguio, di ba, doon ka pinanganak, for example, nandun ang pamilya mo. Si kuya, si ate, na for example, walang trabaho, kahit may trabaho man, pwede mo silang papuntahin sa food hub ng Baguio para makuha yung paninda, yung pagkain at puhunan price. Okay? Tapos sila, ate, si kuya, yung magde-deliver ng pagkain sa lugar na yon. Habang wala pa ho sa website natin yung food hub. Si kuya saka si ate na representative mo, di ba? Ikaw yung online franchisee kahit nasa ibang bansa ka, pwede mong ipagamit yung ID number mo. Automatic ho, pagpunta nila sa food hub, cash basis po yun. Okay? Kaliwaan cash, tapos ang maganda ho, wala pong minimum. Wala hong minimum na orders. Pwede silang kumuha ng 5 packs, 1 pack, 3 packs, 10 packs of siomay. Ibenta nila sa area nila sa Baguio at kumita ng pera. Yun po yung pangalawang option. Okay? Until such time, mapuno po ng mapuno ng food hub yung website natin. Okay? Isa-isa po yung papasok. Tine-testing po ngayon. Ngayon, yan po ang scenario, ang status sa Luzon. Pag-uusapan po natin ang Visayas and Mindanao. Ang Visayas and Mindanao, meron po tayong African swine flu.
Ano yung African swine flu? Ano po yan? Epidemic po yan ng epidemic po yan sa mga karni po ng baboy, pork specifically. So, naka-hold ang approvals sa Visayas and Mindanao. After matapos ng African swine flu, magkakaroon na po tayo ng approval sa mga lugar na yon, sa Visayas and Mindanao. Okay? Because right now, ang haba na ho ng pila sa Visayas and Mindanao sa mga aplikante ng food hub. Okay? Aantayin lang natin matapos ang African swine flu and then eventually mag-i-expand po tayo doon. Guaranteed ba, Frewin, na mag-i-expand tayo sa Visayas and Mindanao? Ikaw na yung makakasagot noon. Bakit? Eh meron nga tayong food cart doon eh. Di ba? Ibig sabihin, mag-i-expand tayo sa Visayas and Mindanao kahit anong mangyari. It's just that meron tayong epidemya doon ng African swine flu. Okay? So, sa mga Visayas and Mindanao friends natin, huwag po tayong malungkot. Mag-check out na po tayo ah. Huwag po tayong malungkot kasi magkakaroon naman po ng food hub and mamaya po may papakita ko sa inyong product na pwede pong dalhin doon kahit po walang food hub doon. Okay? Ibig sabihin may negosyo ka pa ring lumalago. Ito po yung ating checkout page. Dito po kayo magbabayad. Dito po magbabayad si customer. Okay? Meron po tayong credit debit card. Ayan po. Or meron tayong online banking. So you can choose those facilities for online transactions. Ngayon, pag wala namang pambayad online yung customers natin, ang maganda, they can do over-the-counter banking or mga pwede sila magbayad sa Cebuana. Sa MLO Wheeler, pwede sila magbayad sa SM Bayad Center, LBC Pera Padala, or GCash. Okay? Ngayon, Frewin, bakit walang cash on delivery? Wala ho tayong cash on delivery kasi we don't encourage it kasi marami hong bogus buyers. Bilang negosyante tayo, gusto natin pag may delivery na, nabayaran na, tama? Para sure ball na. Di ba hindi yung mga nanloloko lang? Kasi we cannot afford those crazy people dahil syempre, pandemic pa ngayon, di ba? Yung mga riders natin, mga bayani natin yan. And then, ito po yung ating tracking number. Ayan, nandiyan na po yung tracking number. I-email din po yan sa customer ninyo. Kaya hindi po kayo tatawagan para hanapin kung nasan ang order ninyo because they can just track it by themselves. Okay? And then, yan po, i-click lang yung I agree. Tapos i-click lang po yung proceed. Pagka-click nung proceed, ano ang tutunog? Kaching, kaching. Tutunog na po ang cellphone ninyo. Tapos na po yung transaksyon. Humaba lang kasi mahaba po yung paliwanag ko. Ang pinaka-importante yung paliwanag ko dito, yung food hub, ha? Para alam nyo po yung status natin. Okay? So, pagka-click no order, kaching, kaching, di-deliver na kay customer, then you get your profit. It's that simple. Okay? Ngayon, tapos na po tayo. Ang payment solutions gateway po natin, PayPanda. Ayan po, nakita nyo sa gitna, PayPanda. Obviously, that is from Cloud Panda PH, our IT company. Okay? Bakit ko ito pinapakita? Kasi pag nagbayad po kayo ng inyong online franchise, ito po ang makikita ninyo sa email ninyo. Lahat po tayo dito, kayo po, pag magbabayad na kayo ng online franchise nyo, paano ba? Since parang nandito na rin po tayo, papaliwanag ko na. Ang gagawin nyo po, magre-request tayo ng payment link online from the office. So pagka UAE account ang kukunin mo, magre-request tayo kay Dubai. Pag Philippines, kay PH office tayo magre-request. Ano po ang kailangan mong ibigay na information? Pangalan mo, number mo, saka email mo. Ibigay mo yan sa taong nag-refer sa'yo dito. Ipo-forward po natin sa Dubai office. Si Dubai office po, sesendan kayo ng payment link sa email ninyo. Okay? Tapos pag-click mo ng email mo, click here para start mo yung payment process, dito po kayo dadalhin. At least familiar ka na. Pag nakita mong PayPanda, yan po, legit po yan, galing po sa kumpanya. Pag iba ang nakita mo, tumakbo ka na. Ibig sabihin, hindi po JC Worldwide ang kausap ninyo. Hindi po kayo magbabayad ng pera sa amin. Dilinawin ko lang ha, we don't accept cash. You will pay directly to the company. Okay po ba? Tapos, pagkabayad ninyo, using all these facilities, mamili ho kayo. Gusto nyo credit card, debit card, BDO online banking. Kayo po ang mamili. Tapos po, after nyan, just please follow instructions. Please follow instructions. Ang mga US and Canada, ang inyong mga bansa ay very stricto when it comes to offshore transactions. So, what you can do, call the bank first. Hey, I will make an offshore transaction in the Philippines worth 22,000 pesos. Ganyan. Para i-lift nila yung restriction,
para ho makapag-transact kayo. After nyo makapag-transact, saka nyo ho ulit ibalik. Okay? Ang kausap nyo po dito, company mismo, PayPanda ho. Okay? PayPanda is based in the Philippines. And peso po ang billing ninyo. Huwag po kayong magpa-convert sa akin kasi hindi po ako money exchange. Okay? Peso po ang billing ninyo. Your bank will automatically convert it for you. Now, we're done in the website. Natutuho ba? Ito yung orientation natin ngayon para lang po makaset ako ng expectations. This is not an ordinary orientation. This is kind of a semi-training na din. Semi-training na to para at least maturuan na rin kayo on how to get started and how to execute the business para kumita po tayo. Okay? Sa mga nagsusulat, I appreciate all your efforts. Now, pag-usapan po natin ng profit, magkano po ang pwede nyong kitain. Pero before ko i-touch yun, bibilisan ko lang, itatouch ko yung marketing. Yung marketing po, gusto ko muna kayong turuan kung paano mag-market para maramdaman mo saan ang, paano papasok ang pera. We use two marketing approaches. Number one, mag-market po kayo sa lahat ng kakilala nyo. Bing, Marita ha, sa lahat ng kakilala nyo, Betty, sa buong buhay ninyo, marketan ninyo. Kasi po, pag Pilipino yan, humihinga yan, customer po yan. Okay? Meron po yung pamilya sa Pilipinas kahit nasa abroad siya. So si kumpare, Marita, sendan mo ng link. Kahit nasa Belgium yan, babayaran niya sa Belgium yung order, pero i-deliver sa asawa niya sa Cavite yung pagkain. So alam mo na, every month, o-order si kumpare. Eh di ba, ang dami ho nating pagkain, tama? Pwedeng lechon manok ngayon, pwedeng next week sisig. Di ba, alam mo na, ang dami nating food. Pwedeng umorder sa'yo si kumpare twice a month, thrice a month, or once a month at the very least. Di ba? So pwede mo silang maging regular customer. At ang maganda, si kumpare, mamomonitor mo rin yung activities niya, di ba? Every month, order ng order, tapos magtataka ka after a few months, limang bahay na yung pinapadelideran, di ba? Limang bahay na, tapos pangalan ng babae lahat. Diba? So medyo makakatunog ka na ngayon, what is happening? Diba? Limang babae on a regular basis, tapos ang malupit, nasa Cavite lahat. Diba? Ang galing, ang tulis ni kumpare, diba? Na-execute na taga Das Marinas, Cavite lahat, nasa isang village pa, diba? So, ang maganda, meron ka ng negosyo, tapos nakalibring chismis ka pa. Diba? Ito yung maganda sa negosyo natin. So, ano yung tips ko? Ano yung tip ko sa inyo para mapalaki yung negosyo nyo? Si kumpare, i-blackmail mo. I-blackmail mo. Kumpare, nasa akin lahat ng impormasyon ng limang ito. Diba? Umorder ka ng 20,000 bawat bahay buwan-buwan. So at least may assured kang 100,000 na repeat order sa kanya. Tama? Diba? Oh. Bakit? May kilala ba kayong ganon? At meron pong isang lalaki dito, masama po ang tingin sa akin. Kuya, kung tinamaan ka, hindi ikaw yon ha? Yung katabi mo. Okay? Pangalawa, tuturuan kita ng mga sinusundan nating kalalakihan na rules sa buhay. Dalawa po ang rules sa buhay na sinusundan natin. Tatandaan mo lang to, hindi ka mapapariwara. Number one, huwag kang aamin. Kahit anong mangyari, huwag aamin. Ha? Tatandaan mo yan. And pangalawa ho, pangalawa, huwag mandadamay. Kahit anong mangyari, huwag ka mandadamay, ha? Yung dalawang yan, pag sinundan mo yan, safe ka. And ang maganda ho, pagkatanggap mo ng website mo, ang una mong gagawin, i-post mo sa Facebook wall mo. Lahat po ng mga kaibigan nyo sa Facebook, makikita po yan naturally. Okay? At magugulat ka, marami hong magko-comment. At bantayan mo yung unang tatlong magko-comment. Sila po yung top 3 na stalkers ng buhay mo. Okay? Yung stalkers na nagmamatsyag ko kahit anong gawin mo, nakaabang po sila. Natatawa ka, bakit? Kasi gawain mo rin yan. Di ba? Minamatsyagan mo rin yung buhay ni kumare. Tama? Pag nag-comment po sila, ang gawin nyo ho, sakyan ninyo. Huwag ho kayong masungit, ha? Pag kinansawan ka, Doña Marita, ano naman yung pinasok mo, siguro mahal na naman yung negosyo na yan. Wag ho kayong aamin, ha? Baka sabihin nyo, hindi, mura lang to, 16,000 itan. Wag nung sasabihin nyo, ha? Sabihin nyo, oo naman, no, mahal to, hindi mo to afford. Di ba, yan ang mga banat, ha? Para ho, mas mukha kang donya sa kanila. O pwede mo sabihin, yes, 300,000 to, no, hindi mo to afford. Di ba? Yan ang mga banat. Sakyan nyo lang po ng sakyan, sakyan yung mga comment nila, di ba, pa-burger ka naman, di ba, mga ganyan. Sakyan nyo lang po para humaba yung trend, para po,
kumalat sa social circle ninyo. Para yung mga kakilala ng kakilala ng kakilala nyo sa Facebook nyo, maabot ng website, pag may bumili ho, kilala mo man o hindi mo man kilala, yun po ay customer. Diba? It doesn't matter. Hindi mo man kilala yan, ang magdi-deliver po niyan, kumpanya. Hindi po importante kung kilala mo yung bibili. Wala hong negosyante ang nagtayo ng negosyo para lang sa kakilala. Ako nga ho, iwas ako sa kakilala eh. Bakit? Uutangan ka pa. Tama? Diba? Puro kantsaw na, tas uutang pa. Yung hindi mo kakilala, bibili na lang. Tama? Diba? Ang galing, diba? Ngayon, lastly, si Kumare po, sendan nyo po ng link, tapos magpasuyo kayo kay Kumare. Kumpare, uy, kumpare, favor naman oh. Isan mo naman tong link ko sa mga tropa mo, sa mga kaibigan mo, or pwede namang, pwede bang paki-post sa Facebook mo? Paki-post sa Facebook wall mo para yung mga kaibigan ni kumpare, makita rin nila. Diba? Minamarket ka ng libre. Pasuyo lang. Diba? Alam mo naman ang mga Pilipino, basta tulong ang pinag-uusapan, di ba re-respond yan? Tayo hong Pilipino ang pinakamatulungin lahi sa buong planeta. Do you agree? Basta wag mo lang uutangan, di ba? Kasi pag utang ang usapan, hindi po babasahin ang message ninyo. Okay? So, wag mo lang uutangan, tutulong po yan. Kaya wag kayong mahiya lumapit. Ngayon, yan po yung first approach na ginagawa natin sa business natin. I-exhaust natin yung mga kakilala natin. Ngunit, sa mga kakilala natin, hindi po tayo dyan ikita ng magandang pera. Kasi bakit ho? Limitado po ang kakilala natin. Ulitin ko, wala hong negosyante na nagtayo ng negosyo para sa kakilala niya alone. Ang negosyante, nagmamarket sa kalakihan ng merkado. Yung pangalawang approach, nandito po ang seryosong income. Yung una po, biro-biro ang income lang yon. Pero may pera doon. 10, 20,000 pesos you can earn. But yung 30, 50, 60, 100,000, nasa number 2 po yan. Ano yung number 2? Magmamarket ka ngayon ding, Marita, sa hindi mo kakilala. Okay? Hindi mo kakilala. Frewin, hindi ko nga kilala eh. Paano ko magmamarket dun? Ang gagamitin po nating platform, Facebook marketing. Since may Facebook ka na, alam mo na yung Facebook, you might as well use it to your advantage. Uutusan po natin si Facebook na mag-market na iba to yung shop link natin sa market. Ulitin ko, uutusan natin si Facebook, iba to yung shop link natin sa market para mas marami hong makita. Ano yung definition ng marami? Millions. There are 70 million Facebook users in the Philippines. In the Philippines alone. There are also 1 million or 1.5 million users in the UAE, meron pong 1 million, 2 million sa US, meron ding 1 million sa Canada, mga iba't ibang bansa na Pinoy na may Facebook. Yan po ang market natin. Okay? Paano mo siya gagawin? Tuturuan po namin kayo step by step. Huwag ho kayong mag-alala. Pag hindi ka techie, hindi ho kailangan ng techie dito. Pag hindi ka millennials, wala hong problema yung anak mo, ipasok mo. Diba dito sa program natin. Meron po tayong training, sino po ang magtuturo? Wala na hong iba kung hindi ako, 'di ba? Ako po si Jay Rivera sa kasi Miss Rica Tanabaro, tatlo po kami. Magagaling po kami sila. Bakit kami naging magaling? Simple lang. Dahilin natin sa kita. Kami pong tatlo, kumita na po kami ng combined income sa kaming tatlo for the past 4 years. Kumita na po kami ng mga 60 million pesos. Okay? Kaming tatlo po 'yon. Saan namin nakuha yon? Sa Facebook. Pag wala po ang Facebook, baka 20% lang puno ng kinita namin. 80% nang galing kay Facebook. So credible ba kami magturo? Yes. Magkano po ang sisingilin namin sa inyo? Sabi ni Marita, walang yato si Frewin. Ang haba ng sinabi sa Facebook, tuition fee lang pala tayo dadalin lahat, di ba? Magkano po ang tuition fee? This is true, ha? Sa labas, ho, in peso, nasa 15, 20, 30,000 pesos sa Pilipinas. Yung mga nagtuturo ng Facebook per module, per training. Sa US, ganyan din. By the thousands of dollars po yan. Sa atin ho, eto ho yung maganda. Wala pong bayad. Libre. At ang maganda, lifetime tayong partners dito under our team, the number one team. Tayo po ang number one team sa buong mundo. Non-debatable. Bar none. Mila-mila ang layo natin sa number two. Okay? Magkasama po tayo rito lifetime at ang training po natin continuous. Nag-upgrade tayo, nag-update tayo every now and then. Like yung Facebook marketing training natin, nasa 3.0 na siya.
nagsimula tayo ng 1.0 months ago, 2.0, 3.0, and eventually magkakaroon ng 4.0 yan. Okay? So, ang maganda, aaralin lang po itong Facebook. Pwede ka na mag-market kahit saang lugar mo gusto i-target. Yun ang dapat mong ma-realize. Sa Pilipinas, kahit wala po sa Visayas and Mindanao, di ba? Sa Luzon, hindi ka man taga ron, pwede ka mag-market. Tuturuan ka namin via Facebook marketing. Do you understand? Now, pag nagkaroon po sa Dubai ng Shomai, edi kung ano yung ginawa mo sa Pilipinas, gagawin mo rin sa Dubai. So, ibig sabihin, lumalaki yung market mo, ikaw marunong ka mag-marketing, may kita ka doon. So, kaya po tayo kumikita, kaya po yung team natin, number one, kaya tayo maayos, kumikita. Kasi po, yung training natin, we have the best support system here in our team. Okay? Headed by me. Ang hirap magbuhat ng bangko, sariling bangko. So, no, that's the reality. Ako po yung number one worldwide. So, technically, number one po yung team natin. And then, magkano po ang kita ninyo? Okay? Ang kita po ninyo, nagbabari yan. Ang majority po ng kita natin, you have to understand, Marita, hindi po kayo naglabas ng malaking pera dito. Magderetsahan tayo. Ang nilabas ninyo, 22,000 pesos for UAE account, 16,000 for a Philippine account. It couldn't even buy you an iPhone 12. Not even half of it. Tama? But yung access mo ay sa isang multi-billion peso company. With all the infrastructure, with all the technology, with all the website, lahat ito may access ka. Automated. At ang maganda, bawat benta mo sa website mo, majority po ng products doon, ng mga staple products natin, you will get 30% minimum net profit sa inyong sa mga Shomai King, Potato King, Shopaw, Noodle House, saka Burger Factory. May 30% po kayo doon. Pag sinabing 30%, pag nakabenta po kayo ng 1,000, may 300 pesos kayo. Okay? Malaki ba yun, Frewin? Oo naman. Hindi na, wala ka namang ginawa eh. Diba? And that is your net income. Wala na pong pasahod yun. Wala na pong babawasan doon. 30% minimum. Meron po tayong 32, may 35, may 38, saka may 43% na net profit dun sa mga brands na yon. Okay? And then sa ibang brands like Mangbox, like Boy Bundat, yung mga Shomai King Express, maglalaro po from 10 to 20%. 10 to 20%. Okay? Yung mga brands na yon. So, lahat po yan, meron kayong percentages. Ang maganda, hindi ko yung magpapack, magde-deliver, company yung gagawa nun, yung pera ho, papasok na lang ng papasok sa inyo. So, yung income na yan, paano mo yan mapapalaki, Frewin? Yung income mo, papalaki mo by marketing. Yun lang naman ang diretsang sagot ko eh. Kung gusto mo mag-focus sa number one, do not expect good income. Pag sinabi ko pong good income, ano ba yung definition ko ng good income? 30, 40, 50, 60,000 a month. Nang nasa bahay ka lang. Pero yung mga pastime income na 10, 20,000 pesos or 5,000 pesos, easily you can do it sa number one approach natin sa marketing. Okay? Pag gusto mong mas lumaki ang kita mo, pag-aralan mo yung number two. Hindi po siya compulsory. It's up to you. Diba? Kung anong gusto mong kitain sa negosyong to, ikaw yung magdidikta. Maliwanag po ba? Basta kami, nakatulong kami, ikaw din, mag-aaral ka syempre. Kasi negosyo po ito. Hindi po ito investment. Okay? You have to do your part. We will do ours, you do yours. Okay? So, yan po ang ating profit. Tapos, pag-usapan naman natin ngayon para marami tayong makover. Thank God, medyo mabilis ang pacing ko. Pag-usapan natin ang food hub. Ang food hub po, who can apply? Lahat po tayo pwede mag-apply. Pag ikaw ay na-approve, pag ikaw ay online franchisee na, pwede ka na mag-apply. Kunin mo yung ID number mo. Kasi may fill upan kayo, letter of intent. Okay? Tapos email lang natin kay Sir Gary at magdasal ka. Pag na-approve ka, ikaw na yung exclusive na distributor sa lugar na yon. And pangalawa ho, may 43% kayong profit. Okay? 43%. Up to. Okay? Maximum. Kuha mo yung maximum profit. Magkano naman, Frewin, ang franchise fee ng Food Hub? Nangingiti ka ngayon kasi alam ko nag-expect ka ng malaki, malamang, di ba? Which is logically true. Magkano ang franchise fee ng Food Hub sa tingin mo? Ang hula po palagi sa akin ng mga bago, hindi ko na kayo tatanungin so we can save time.
Dalawa lang palagi ang hula. Kalahating milyon daw o isang milyon. Bakit Marita? Kasi yung food cart, magkano ang food cart? 280,000. Tama? Tinimes 3 lang daw nila, kaya nila nakuha yung hula nila. Which is, may logic. Diba? Kasi food hub ka eh. Ikaw yung isang city, diba? Ikaw yung in charge doon. Ito yung good news. Wala pong bayad ang food hub. Wala pong franchise fee. Zero. Sabi nung isaw, we, wala nga ho. Panag-aantay ka ng catch, madidisappoint ka lang. Kahit matapos ang 10 taon, wala nga franchise fee yan. Zero yan. Okay? Ibig sabihin, wala kang babayaran kay company na franchise fee or royalty fee sa food hub mo. Libre po yan. Zero. Pag nag-apply, libre. Pag na-approve, libre din. Huwag kang piloso po. Ha? Wala kang babayaran. Ang kailangan mo lang i-fulfill pag ikaw ay na-approve, tatlong requirements. So, number one, kailangan po malinis ang bahay. Hygienic. There's an ample space to pack. Hindi po kailangan na commercial space. Ang suggestion ko lang, mas mataas ang probability ng approval pag ang bahay mo sentro. Kasi you have, 'di ba, remember yung mga online franchisee, 'di ba? Pupunta sa bahay mo para po make up ng pagkain, tama? Eh kung nasa liblib 'yan, syempre magko-complain ng mga 'yan. So, mas mataas ang approval kung mas sentro po yung lugar. Okay? Malinis ang bahay, hindi po pwede may buhok ng kilikili na naligaw sa plastic, di ba? Alam mo na yan, pagkain, merong hairnet, yung mga nagpapak, self-explanatory, malinis ang kuko, etc. And pangalawa na requirement, kailangan po meron kayong chest freezers. Tatlo po, dalawa hanggang tatlo na malalaki, 18 cubic. Okay, yung kasha ka. Kahit po second hand, kahit po brand new, basta po importante, gumagana siya. Okay? Wag ho kayong bibili ng freezer nang hindi pa kayo na-approve, ha? Please lang, ha, makinig mabuti. Gagawin mo lang 'to pag ikaw ay na-approve na. Huwag kang excited, ha? May ganun po, natatawa ka. May ganun ho, madami ho. Hindi nakikinig. Filipino, hindi nakikinig. Tapos mamaya magtatanong, nasabi naman, 'di ba? Bumili ng freezer, hindi na-approve, galit pa sila, 'di ba? Previn, anong gagawin ko sa freezer? Alam mo, sagot ko. Alam mo naman, nahalata mo naman, sarcastic akong tao, di ba? Sabi ko, ate, dalawang bagay. Number one, titigan mo. Titigan mo habang buhay para maalala mo yung pagkakamali mo. Ha, hindi ka nakinig. Pangalawa, pag brown out, mag-ipon ka ng lamig, dyan ka matulog. At least may gamit pa din. Di ba? Hindi na sayang. Di ba? Tama ho ba? Di ba? Very logical yung sinabi ko. And pangatlohong requirement, ano? Kailangan po mag-inventory kayo na 150 hanggang 200,000 pesos na worth of products. Inventory po yan. Hindi po yan bayad sa company. Paninda mo yan. Pinapaikot mo na yan. Okay? Previn, bakit ang dami? Kasi ho, food hub ka. Hindi ka naman food cart. Ang food cart po kasi, di ba maliit lang, tapos maliit lang yung area mo. Food hub ka eh. Tapos ang dami nating pagkain. Okay? To give you an idea, ang Baguio City ho, nasa 700,000 to 1 million pesos po ang benta sa isang linggo. Para ma-idea kayo, Baguio City. And guess what? Tatlo po ang food hub natin sa Baguio. Hindi po kinaya ng isa. Okay? Tatlo at may isa pa sa Benguet, La Trinidad. So technically, hindi, magkaiba namang area yon, pero nasa isang ano yun eh, di ba? Bundok, di ba? So, tatlo sa Baguio City, doing 700,000 to 1 million a week ang isa. So kung titignan mo yung 150 mo, pag malakas ka, ubos yan in 1-2 days. Ubos yan. So doon mo matatansya kung paano ka magre-replenish ng order mo sa unang linggo mo. Okay? Basta ang tip ko lang sa inyo, mag-apply kayo. Yun lang naman. Bakit? Kasi libre lang naman. Visayas and Mindanao, pwede mo na bang applyan? Yes, pumila ka na. Huwag mo nang antayin matapos yung epidemic. Pumila ka na. Okay? Para at least naka-queue ka na. Nakita na nag-submit ka ngayong December 12, 'di ba? Kaysa naman next year pa. Tapos pwede ho kayong mag-apply sa 2-5 lokasyon kasi libre lang naman 'to. Okay? Pag may nakita po kayong, for example, gusto mo ng San Fernando, Pampanga, 'di ba? Tagaroon ka, may nakita ka, meron na. Mag-apply ka pa rin. Basta mag-apply ka lang kasi bakit? Pag buwalpak po yung San Fernando, Pampanga food hub, at least mag-ahanap po ng kapalit 'yon.
Ano yung palpak? Hindi po sila nagde-deliver on time, kuripot sila mag-stocks, tinatanggal po ng company yan. Okay? So, mag-apply ka, tapos ipagdasal natin na pumalpak sila. Or, pangalawa, para mas mabilis, sunugin mo yung food hub. Di, mabilis, di ba? Sunugin mo sila. O di ikaw na kagad. O di ba sabihin, pag nag-imbestiga, ang iturong mo si Paula. Paula Manyago po ang nagsunog. Okay? So, tapos na po tayo sa first part ng ating usapan. Yan po yung showmaking business mo. Under GC Worldwide Franchise Incorporated na mga products. Yan po yung number one na business mo. And we will be talking about 6 benefits. Okay? 6 na benefits. Okay? Before ko po sabihin yung Toktok, medyo ilalagay ko siya sa gitna. 6 po ang benefits natin. Nakakaisa pa lang tayo. Pero huwag kang matakot, hindi po matagal itong susunod na 5. Mabilisan na lang po ito, 3 minutes na lang. Itong number 1 lang ang matagal tayo kasi binanggit ko lahat ng sistema natin na tumatakbo sa negosyo natin. Okay? Number 2 benefit, yung first benefit summary. May website ka, meron kang 10, 15, 20, 30% sa lahat ng paninda doon, na nandun. Okay? Lifetime mong negosyo yan. Okay? Second benefit mo, magkakaroon po kayo ng pangalawang website, pangalawang negosyo. Ano ho yan? Magkakaroon po kayo ng pangalawang negosyo. Ibig sabihin, wala ho nito dati ha. Wala nito dati. Hindi ka naglabas ng pera, pero nagkaroon ka ng second business. Ano po yan? You will have a copper mask business. Alam ko ho, alam mo na tong copper mask na to. Sikat na sikat ho ito sa Pilipinas. Tayo ho ang may-ari niyan. Ikaw ang may-ari niyan ngayon. Okay, we are the first and only copper mask in the Philippines. Yan po ay sa atin, sa'yo. 380 pesos po yan ang presyo sa customer. Ang kita mo dyan, 20%. So, 304 pesos yan ang puhunan. May 76 pesos ka sa bawat kahon. Makabenta ka ng 10 sa isang araw, meron kang 760. Galing po ng Korea ang materialis niyan. It is made up of copper. It is the best protection for COVID right now. And it's doing so well. Palagi po tayong sold out. Okay? Yung copper mask, ang maganda ho, ano po yan, kumikitang pangkabuhayan kasi may pandemic. Ang lipstick, lugi. Diba? Mga lipstick, lugi po kasi palagi nakamask eh. Tama? Pero yung kilay, huwag ka ha, yung kilay. Diba? Because kilay is life. Hindi po yan nalulugi kahit kailan kasi palagi nandyan yan. Tama, nakikita palagi. Diba? So, maganda ho, itong copper mask, negosyo mo na ngayon. And ang advantage pa ho nito, it is delivered nationwide. From Luzon, Visayas, and Mindanao, wala pong kinalaman yan sa food hub natin. So technically, pang-apat na kumpanya natin yan. Kung titignan mo, hindi ko na binanggit kanina para may surprise. Okay? Sa atin po yung copper mask na yan. Delivered nationwide. Frewin, pwede bang i-deliver abroad? Hindi po. Hindi po nagde-deliver si company papuntang US. Ang gagawin nyo ho, ipapa-deliver mo sa pamilya mo sa Pinas and your family will deliver it to you in your respective countries and pwede mo siyang presyuhan ng times 3 ng times 4. Not times 2. Times 3, times 4, tubong lugaw kapag binenta mo sa ibang bansa. Okay? So, yan po ang inyong business. Ayan, para mas maganda yung iba't ibang angulo. Sobrang ano po yan, yayamanin. Naging social status symbol yan sa Pilipinas. Pag suot mo yan, yayamanin ka. Diba? Kasi talaga mukha siyang pangmayaman, yung kulay pa lang. Ipapakita ko yung picture ko ha, Marita, sa kabinga, para at least makita nyo po yung hubog sa mukha, kung gaano po siya lumalapad sa mukha. Tapos ang maganda, adjustable siya. Kahit yung mga bata ho, pwede mong guntingin yung pattern, yung i-pattern mo lang sa ano niya, sa outline niya. Tapos kahit bata protektado, snug fit pa, pwede mong sikipan. Meron po yung adjustan. Saka mas press ko yan, mas comfortable compared sa surgical mask. Ipapakita ko lang yung selfie ko. Kanina lang to, nagmadali ako, magpasensyahan nyo na, para makita nyo po yung hubog sa mukha. Ayan. So, nakita nyo ho ba? Ayan. So, kanina to, it was taken in my library. Nagsombrero ako, pasensya na kayo, magulo yung buhok ko. And I'm also giving you permission para po gamitin nyo to sa inyong mga marketing. Huwag ko kayong mahiya sa akin, I'm giving you permission, ha? You can use this for marketing, okay? Wala akong problema, hindi naman ako madamot.
Tapos yan, yung mga friends ko, suot-suot din namin lahat yan. Sila Mayor, si Yorme, diba? Sila Esco Moreno. Sobrang dami na hong celebrities ang gumagamit yan. And it has been the official mask of the Philippines. Parang nagkaroon nga ng biruan sa social media. Natutuwa daw sila kasi pag sinabing cover mask, Pilipinas. At ang maganda ho, nakaka-proud bilang Pinoy, tayo pong gumawa niyan. At syempre tayo hong may-ari niyan. Tayo, ikaw mismo, diba? Sa'yo yan. Ayan. So, yan po ang ating, yan po ang aking, huwag kayong mahiya, gamitin nyo lang po yung picture ko, hindi naman ako madamot. So, ayan. Pero aminin mo, nakalusot, di ba? Sa unang segundo, parang siya. Pero nung lumalapit ka na, ay, hindi siya. Di ba? Pero nung lumayo ka naman, parang siya nga, di ba? Alam mo, after 2 years, maniniwala ka lang ako yon, di ba? So, yan po ang ating second business. Na-excite ba kayo? No, show me some love. Na-excite ba kayo? Yan po ang pangalawang negosyo nyo pa lang. Pangatlo ho, ito yung maganda. From the makers of copper mask, magkakaroon po kayo ng isa pang protection sa COVID. Magkakaroon po kayo ng personal air purifier. Okay? Yung personal air purifier, that is also from the makers of copper mask. Papakitaan ko po kayo ng video, ha. Ito po ay kwini-kwintas. Kini-kwintas po siya, it will add a layer of protection sa virus. Okay? Negosyo mo rin to, pangatlong website, kasama rin ng copper mask. Panoorin po natin. Personal air purifier. Ang pangalan po ng website niyo will be ninjaph.com. Nandiyan na rin po sa website na 'yan yung copper mask, pero you can sell it separately. Gamitin niyo pa rin po yung 2 websites sa kasi doon po sa website ng copper mask mismo, doon po nilalabas yung mga limited edition ng copper mask natin. Okay? Sa kapag sinabi ho palang limited edition, wag ho kayong hanap ng hanap pag naubos na. Kaya nga limited eh. Diba? Ibig sabihin po limited. Ha? Opo. Hindi kasi palagi ho kung tinatanong kailan magkakaroon, limited nga eh. Diba? Saka ba nakita ng limited na may oversupply? Diba? Ito po yung ating Ninja Ion. Yan. So, i-click mo lang. Ayan. 2,500 pesos po ang isa. 20% po ang kita ninyo. So, ang puhunan po niyan, 2,000 pesos. Rechargeable, USB, alam mo na. Ang ginagawa po niyan, ikikwintas mo lang yan, tapos nag-i-emit siya ng negative ion particles para po hindi po kayo lapitan ng virus. Hindi lang po pang COVID to, it can also protect you from other viruses, it can also protect you from allergens, from pollutants, smoke, pollution, pwede po kayong protektahan yan, okay? Kahit yung mga masamang espiritu, di ba? Kaya kayong protektahan yan. Pagka may lumapit na masamang espiritu, si Kumari na sa pian, tutunog po yan. You can program it, di ba? Ilagay mo rin yung picture ni Kumari, pa-scan mo dyan para pag lumalapit si Kumari na hit mo, i-alarm ka niyan. So yan po ang magandang gamit din yan, okay? That is your business also. That will be your third website. And ito na, yung pang-apat mong negosyo, ito po ay promo lang. Ulitin ko ha, this is promo only. Hanggang Monday lang po ito. Pagdating po ng Tuesday, ang original price po ng Toktok, isipin mo na lang ganito, para kang may Grab. Isipin mo na lang ganito. Ang pinakamagandang paliwanag, para kang nagtayo ng Grab or para kang partner ng Grab. Alam niyo po yung Grab, di ba? Yung Grab. Sa Pilipinas, parang Uber.
Siyempre, isipin mo ilang milyon yon. Tama? Ilang milyon para kaya maging partner nun. Ang maganda ho, nilaunch po yan nila Boss Joe, 58,000 pesos. Pero for the first week, ginawa niya ho, sinama niya sa binayaran mo. So magkano binayaran mo? For Philippine account, 16,000 pesos. For UAE account, 22,000 pesos. Kuha mo lahat ng sinabi ko ngayong gabing to. Huwag kayong mako-confuse, ha? Lahat ng pinakita ko sa inyo, kuha ninyo. Online franchisee ka na rin ng Toktok. Ano ba yung Toktok, Pao? Pao, pakiplay nga yung video. Panoorin niyo po yung video ko, ha? Ito po, pinaghirapan ko to. Pinaghirapan ko to. Please watch me. Pao, go. Alam ko na naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan. Malamang isa kang OFW o empleyado na nawala ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong naapektuhan, nalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya, gaya ng mga health and wellness, na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas, ay nandiyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nanginibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad, sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa servisyong hatid nito. Alam niyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng rider nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, ay 20% nakita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganun kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 50 million para i-set up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami na kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. Toktok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang Toktok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng Toktok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na! Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-set up ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na! Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang Toktok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa Toktok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka,
Pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong Toktok online delivery service. Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naiintindihan ni Toktok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang Toktok online franchise operator. Kaya operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita rito bilang Toktok online franchise operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang Toktok online franchise operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang Toktok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang Toktok online franchise operator for a special and limited promo price na 16,888! All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan! Promo lang to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Thanks, Pao. Wala pala ako doon. Akala ko yung replay mo yun nandun ako. To be honest, first time ko nakilala si Maine. Hindi ko kasi kilala yung Arden saka yung Aldab. Hindi kasi ako nanonood ng GME. So ngayon ko lang sila nakilala. Saka ang galing niya, ang galing niya magsalita, very articulate, saka very makarisma. Sobrang galing. Kaya ako nangiti. Ayan, so papaliwanan ko ho, ano ba yung Toktok? Para hindi kayo makonfuse, yung 16,888 for a promo price, makukuha nyo yung Toktok. Saka hindi lang po yun, makukuha nyo rin yung Shawmai King. Lahat po ng pinaliwanag ko, pati copper mask, lahat ninja ayon at lahat ng pagkain at yung Toktok, makukuha nyo po lahat yung mga yan with only 16,888 pesos. Hindi po sila hiwalay na 16,000 na. Makukuha nyo po with only 16,000 for a Philippine account. Pag UAE account, 22,000. Okay, wala pong income tax yun. So how does it work? In a nutshell, mabilis lang po itong paliwanag kasi po may separate training po para dito. Nasa na yun? Ayan. Paano po kumita dyan? Ayan. So paano po kumita? Number one, pwede po kayong mag-share ng shop link ninyo. Yung referral link ninyo ng inyong Toktok. Yung ID number ninyo, ikakabit nyo lang po sa Toktok. Pamaya po ipapakita ko yung website after this. Kakabit nyo lang yung ID number ninyo dun sa website ng Toktok, tapos copy-paste nyo, isend nyo lang po sa mga friends or i-post mo sa wall mo or sa Facebook page mo. Kada may magbubook using your link, meron po kayong 3% dun. So ipasa mo lang ng ipasa. Ang deliveries po ay pala, necessity na yan ngayon. Necessity, especially ngayon may pandemic. Mawala man yung pandemic, the riders will be there. Toktok will be there. It's a multi-million peso industry in the Philippines. And pwede rin po kayong maging operator. Tingin po sa pangalawang picture ko. Ayan. May 7% po kayo as an operator. Ano ba ibig sabihin ng operator? Pwede po kayong kumuha ng mga riders ninyo up to 100 maximum per account. Okay? 100 maximum. So ibig sabihin, sa mga friends nyo or kakilala nyo na walang trabaho, may mga motor sila, pwede nyo po sila maging rider. Yung rider po, kumikita po sila ng 80%. So, abing, kunwari, may kamag-anak ka sa Pilipinas, kuya mo, kunwari, kapatid mo, pamangkin mo, walang trabaho, may motor, pwede mo siyang kuning rider. May 80% siya sa lahat ng delivery. So, for example, sa isang araw, makadalawang libo siya. Meron siyang 1,600. Ganun kasimple yung computation. Natulungan mo si kuya, si pamangkin, tapos ikaw may 7% ka ng 2,000 pesos, may 3% ka pa kasi online franchisee ka rin. Okay? So, depende kung nag-book din sa ano mo, sa sarili mong link.
So, dyan umiikot. So, ang makukuha ni company, alam mo na kung ano yung makukuha ni company, only 10%. Okay? Mura ba tayo? Mas mura po tayo kaysa Grab. Sorry for mentioning the name, kasi totoo naman eh. Magpa-simulate ka, same location. Sa Grab, sa Mr. Speedy ba yun? Basta yun, Mr. Speedy ba yun, Pao? Tapos, itong Toktok, tayo po ang pinakamura. By the peso, by the kilometer. Okay? Tayo po ang pinakamura sa lahat. So, alam mo na sila, boss, saka si Boss Kailito, Boss Joe, para lang po alam ninyo, willing silang mag-absorb ng maliit na kita lang. Basta importante lumago yung negosyo. Alam mo na, Chinese mentality, maliit ang tubo, dadaanin na lang sa volume. Kaya po talagang kakainin natin ang market, lalaban tayo sa mga giants, and that's a guarantee. Bakit ako na-excite? Kasi makukuha mo tong negosyong to for a very low price. Pangalawa, Metro Manila lang po tayo ngayon kasi kaka-launch lang natin. And eventually, magsisibu tayo, magdadabaw, kasi hindi naman tayo apektado ng African swine flu. Tama, wala naman tayong karne na ipapadeliver. So, ibig sabihin, whole Philippines. And this is the best part. Pwede hong magkaroon dito sa Dubai niyan. Pwede hong magkaroon sa US niyan kasi that is a software naman. That is, alam mo na, online yan eh, di ba? Na pwede hong magkaroon dito, pwede hong magkaroon ng master franchisor sa mga bawat bansa ng Toktok. Pwede ho yan. Yan po ang vision ng kumpanya. So, maganda, naging part ka ngayon at the inception stage. Kaka-execute pa lang yan, kaka-launch pa lang yan, kaya po ako na-excite. Okay? Ayan. So, ayan po yung ating Toktok. Meron pong separate training yan. Dalawa po yung training yan. Orientation na separate ng Toktok pag nakabayad na po kayo. Pangalawa, meron pong separate training yung mga operators. Lahat po yan, pati insurance, pinag-uusapan doon. Yung suot ng rider, lahat, pati motor, ano ba yung mga kondisyones, ganyan. Lahat po pinag-uusapan, 2 hours po yung orientation sa operator. Kung gusto mo lang maging operator, ha, ulitin ko po para hindi kayo makonfuse, hindi po persahan na maging operator ka. Kung gusto mo lang, online franchisee ka lang, wala kang hinay na, wala kang kinuhang mga riders mo, pwede ho. Kung gusto mo, kumuha ka ng riders mo, pwede rin. So, it's up to you. Okay? Choice nyo po yan. Basta ang bottom line, pag nagbayad ka ng franchise fee ngayon, with only one amount, kuha mo lahat ng sinabi ko. And may benefit sa yan in the future. Okay? Ito po yung website para lang mas makita nyo. Nasa na yun? Ayan. Tapos may app din po yan. Pero yung app, hindi po accessible sa ibang bansa. Unahan ko na kayo. Yung app po, accessible lang sa Philippines. Pero yung website, kahit nasan ka sa buong mundo, ma-access mo yon. Okay? Pati yung mga, yung riders mo, makikita mo kung nasan sila, ganyan, yung mga transaction, pumapasok sa wallet mo, etc. Lahat po yan ay di-discuss on a separate orientation. Hindi po dito. Okay? Kasi haba tayo, magiging 7 hours ang talk natin. Ayan, so, ito po, this is from Marivic, kay Mavic to, na link, ayan o. So, Marita, lalabas dyan yung pangalan mo pag sa'yo tong website na to, okay? Tapos yan o, maging Toktok rider ka, pwede silang mag-apply dyan, tapos sa'yo sila, maging Toktok operator ka, dito ka mag-fill up, yan, mag-book ka ng delivery, ayan, tapos ayan na, pick-up location, madali lang. Kung paano ka lang nag-book sa ano rin, parang sa Grab din, ganun na ganun po, same na same concept, ang difference lang natin, mas mura tayo. And ang Pilipino, alam mo na, ano, sa sila pupunta? Of course, sa mas mura. Okay? Sinimulate yan ni Rica eh. Sinendan ako, nakalimutan ko lang ikabit sa PowerPoint ko. So kayo po, pwede kayong mag-simulate yan. Nandyan na po lahat. Okay? So that will be your businesses. Ang maganda ho, as we are expanding, padagdag lang ho ng padagdag yung mga negosyo natin. At tayo po, salo lang ng salo. Part ka na ng kumpanya, you're a lifetime partner ng company, yun po ang binibili ninyo. Okay? So, yan po ang Toktok. Ulitin ko, may separate po siya. Pagkabayad po ninyo ng online franchise ninyo, ipapasok namin kayo sa online franchise group. Nandun po yung orientation everyday. Tapos, meron din po yung hiwalay na orientation para naman po talaga sa mga operators or gusto maging operator naman. Seryosohin yun. Okay? Kung hindi para sa'yo, para sa kamag-anak mo sa Pilipinas. Or i-ready sila sa pag-expand nito sa buong Pilipinas. Kung ikaw ay taga Mindanao, i-share mo yung link mo sa mga friends mo in Manila, and then eventually magkakaroon po yan. Kasi ang Pilipinas po, ano po yan, bansa po yan ng motorsiklo. Tama? Ang motor, marami pong motor sa atin. So, ano yan,
it's a no-brainer. Lalaki ang negosyo natin. Maraming riders ang mabibigyan ng hanap buhay. Marami ka rin marirecruit na riders. Mabibigyan mo ng hanap buhay at the same time kumikita ka. Tapos kung gusto mo, yung kamag-anak mo, kuhanan mo ng sarili niyang account para 80% na siya, may 7% pa siya. Pwede mong ibigay na sa kanya yun. It's up to you. Okay? So, we're done. And dalawa na lang po ang utang ko sa inyo. Let's make it fast. Dalawa na lang po ang utang ko kasi anim na benefits. Yung po yung pang-apat, di ba? Pang-lima, when you get all of these, when you pay for one franchise amount, lifetime na pong negosyo yan, magkakaroon po kayo ng fifth benefit. Ano tong fifth benefit na to? Automatically po, magiging distributor po kayo ng JC Premier. Ano ba yung JC Premier? Nabanggit kanina ni Maine, di ba? Health and wellness. Involved din po tayo sa health and wellness. Ano po yan? Magkakaroon po kayo ng distributorship. Automatically, magiging distributor kayo ng JC Premier. Ano ba ang JC Premier? We are marketing health and wellness products, beauty products, personal care, and beverages na mga healthy for our bodies. Ayan, pati toothpaste, meron po tayo toothpaste na walang harmful ingredients na nakikita mo sa 99% na ginagamit mo sa labas, sa supermarket. Hindi ko nababanggitin, close gate. Ito po yung ating barley juice, galing po yan ng New Zealand, that is organic. Pwede pong makatulong sa hypertension, diabetes, rheuma, pampahealthy po yan. Ang maganda, distributor ka na yan. Pag sinabing distributor, ano yung, what's in it for you? Meron po kayong discount na 70%, up to 70% sa lahat ng products na yan. Meaning, 1,000 pesos, makukuha mo na lang ng 300 plus pesos. Okay? Pag ginamit mo, malaki ang discount mo. Pag ginawa mong negosyo, malaki naman ang ganansya mo, malaki ang tubo mo. Okay? Maganda ho yan kasi makakatanggap po kayo pound ng around 2,000 pesos, tama ba ko? 2,000 pesos worth of free products na ipapadala po sa bansa ninyo para lang po matry ninyo yung products kasama po ng Visa card. Okay? On top po yan, ang lahat ng benefits na nakuha mo, may Toktok ka na, may Shomai King ka, Boy Bundat, lahat po ng brands na yun, Copper Mask, Ninja Ion, magkakaroon pa kayo ng 2,000 na worth of products. Pwede nyo pong matry, kasama po yan, i-courier sa inyo kasabay yung Visa card. Okay? Ito, paborito ko to. Yung OmniFit, papapayat, ayan po, galing po ng Iceland yan. Iceland. Yan po ay fat binder. Para po pag kumakain ka, hindi po i-absorb ng katawan mo yung fats na kinakain mo. Ilalabas mo lang, binabinda yung fat. Maganda po yung katandem ng green tea natin kasi fat burner naman yon, di ba? Ang maganda, yung OmniFit na yan, ang tubo mo dyan, ako po ang tubo ko dyan, 700 pesos per bottle. Tubo yun na tubo. So alam mo na, medyo alam mo na, di ba, kung magkano yung puhunan saka bentahan. Si Kumare, binentahan mo ng siomay, bing, di ba? Anong mangyayari kay Kumare? Kain ng kain, di ba? Sisig, di ba? Tataba. Pag tumaba si Kumare, ikaw naka-abangers ka. Meron kang OmniFit, di ba? Kumare, try mo OmniFit, papayat ka. Pag pumayat si Kumare sa OmniFit mo, anong gagawin mo? Bubuyuin mo ulit, Mare. Pumapayat ka na, kain ka ulit, di ba? Bili ka ulit ng sisig ko. Di ba? Pares pa more. Di ba? So, si Kumare, kain ulit, tataba ulit. Tapos, bibili ulit ng OmniFit mo. Di ba? So, si Kumare, umiikot lang sa mundo mo. Di ba? Ang galing, ang ganda ho ng negosyo natin. From food business, from logistics, di ba? From delivery service, hanggang sa health and wellness, meron po tayo all in one. Di ba? For only 22,000 UAE account, 16,000 Philippine account. Now here's the best part, Previn. Pinipersa mo ba kami magbenta ng napkin, ng papaputi, papapayat, di ba, ng barley? Hindi po. It's up to you if you will do it. Lahat po ng pinakita ko sa inyo from food, from delivery service, from health and wellness, option nyo po kung gagawin nyo yan, pati yung copper mask. Kung bebenta mo yan o hindi, wala po tayong quota, wala po tayong requirement. Okay? So kung saan nyo gusto mag-focus, doon lang kayo mag-focus. Frevin, networking ba yan? Para kasing networking, kasi merong napkin, may gluta, di ba? May referral akong narinig kanina. Networking ba yan? I'm proud to tell you guys, ladies and gentlemen, JC Premier is a network marketing company for the past 7 years. We have expanded to different parts of the globe and we will continue to expand kahit may pandemic kasi yung products na ino-offer natin, it is pandemic proof, binibili ng tao, nagnanapkin ng babae, may pandemic man o wala. At yung napkin natin,
kinababaliwan ng mga babae kasi malamig daw pag ginagamit nila at gustong-gusto nila. Meron din po nagkaanak dahil sa napkin na hindi totoo. May hindi po makapag-conceive na asawa, mag-asawa, nagkaroon po sila ng baby because of the napkin. Countless stories na. Meron din pong storya, wala pong boyfriend, nagkaroon ng baby dahil sa napkin, di ba? Di ba? Himala, di ba? So, nakaka-amiss yung mga products natin. And maganda ho, if you want to do it, do it. If not, it's okay. It's one of our businesses. It's one of way to earn. Nasa inyo po yan. And last benefit before we end, sixth benefit na po to, then we can proceed to our question and answers. Pwede na po kayong mag-refer. Pag nag-refer kayo, ano po yung sistema? If you want to help someone be a Toktok franchisee or be an Shomai franchisee or may mga kilala kayong mahiling magbibenta ng mga products na papapute, papapayat, i-refer nyo lang po sila dito. In short, lahat po ng gustong kumita ng pera, i-refer mo dito and lahat po sila gusto nilang kumita. Pag ni-refer mo sila dito, paano po yung siste? Every day, we are doing webinars. Twice hanggang thrice a day po. Every day. Kukunin mo lang yung Zoom link to the person who gave you this link. Sila po ang magiging katuwang nyo. Lifetime, aalagaan nyo po sila. Iti-treasure nyo sila. Kasi sila po ang magtuturo sa inyo sa negosyong ito. Okay? Pagkuha mo ng Zoom link, i-forward mo lang sa kaibigan mo kahit saan po yan sa buong mundo. Basta ho, Pilipino, humihinga, yan po ay pwede mong i-refer dito. Okay? Pag sila po ay kumuha, Marita, magkano ang kita mo? Bing, ang kita nyo ho ay 1,000 pesos dati. Ginawa hong 5,000 pesos ni Boss Joe, 5,000 piso. And just recently, ginawa niya pong 7,500 pesos. Okay? Pag nakapag-refer kayo ng dalawa, Marita, meron kang 15,000. Pag naka-refer ka ng apat, may 30,000 pesos ka. Pag nakapag-refer ka ng 10, di ba? May 75,000 ka. Pagka isang barangay ang ni-refer mo, barangay 1,000. Corny yun, di ba? Pero tumawa ka na lang kasi nandyan na tayo. Okay? So, pag nag-refer po kayo as many as you want, mas malaki po ang pwede nyong kitain. Okay? Previn tanong, yung ni-refer ko ba, pag nag-refer ba sila, ni-refer ko, may kita pa ba ako ron? Yes, meron po, just to answer the question, meron. Okay, pero hindi ko po ipapaliwanag ngayon kasi that is part of the network marketing orientation. Ibang session po yun. Okay? We are holding network marketing orientations thrice a week only. Yung team natin. Monday, 7 p.m. Manila time. Thursday, 11 p.m. Manila time. And Saturday, 5 p.m. California, 8 p.m. Toronto on a Saturday night. Okay, so mamaya po yun technically in 7 hours. Okay? So, pwede po kayong umattend doon if you want. Pagka gusto mo lang ng online franchise, pwede rin hindi ka na umattend doon. It's up to you. And, syempre, may nahabol po tayong promo hanggang Monday lang. Bukas po, sarado ang Dubai office pag Sunday. So, kailangan po ipasok natin ang mga payment link para umabot kayo. Kasi by Tuesday, hiwalay na po ang bayaran ng dalawang yan. Okay, nung food, nung copper mask, diba? Tapos sa isang banda, yung Toktok business mo. Okay, so hiwalay na po yan. Kaya ako po sa inyo, humabol po kayo. Okay? And before I answer questions, ito po, ipapakita ko lang po yung mga kumita nitong nakaraan na mga buwan. Hindi ko na isa-isahin, siguro konti lang yung mga bago. Ayan, nakikita nyo po ba? Ayan, so eto po yan, katulad si Noemi. Si Noemi po ay taga-Kuwait. Nagkatrabaho po yan bilang nurse doon. Sa unang buwan niya, kumita po siya ng 46,000. End of August po yan kumuha. Okay? Unang linggo niya, 46,000. Eto po si Honey Joy, nagkatrabaho po bilang nurse sa Toronto. Ayan, kumita po ng 133,000. Ngayon po, nag-average siya ng 150-160 a month. Diba? Ang nakakatuwa sa babaeng to, dalawa po ang trabaho niya bilang nurse. So, just imagine, paano niya nagagawa to? Simply because it's online naman eh. Di ba? Hindi mo naman binabantayan ng tindahan mo 24/7. You just let it run, mag-boost ka ng ads, marketing ka sa Facebook, pwede po kayong kumita. And, ito po si James Cruz, nagkatrabaho po sa Sony. Kumuha to August. Ang August income niya, 222,000 pesos. Bilang nagkatrabaho siya bilang supply chain specialist. Ayan. So itong mga to, bakit ko pinapakita sa inyo? Kasi ho, pwede mong kitain to.
unang-una. Lalo na ho ngayon. Itong mga to, nung kumuha sila, wala pa namang Toktok noon eh. Eh di how much more ngayon, di ba? Mas maraming avenues of earning. So mas malaki ang pwedeng kitain. Yung mga naguturo naman ng Facebook, sila Jay Rivera, ayan, nag-average po sila ng 100,000 pesos a week. Isang linggo po yan. Si Miss Liga Tanabaro, nag-average siya 150,000 per week. Sila po yung nakakasama ko naguturo ng Facebook. And ako naman po, yours truly. Hindi ko na isa-isahin kasi ang dami pala nitong screenshot ko. Sambang buwan ako magsisimula. Sa November na lang. Ayan, November 4. Prior to November 4, October 28, di ba? Marita, nakikita mo pa ba? Tingin lang po, Bing, sa upper right, nandyan po yung date. Sa pinakababa, center, almost center, ito po yung total amount na kinita ko for that week. I earned 1.2 million pesos noong October 28. Noong November 4, 1.177. Nagpa-fluctuate, di ba? Nakakatakot, di ba? Hindi stable lang kita, pangit. 1.077 million, November 11. Okay? On a weekly basis, syempre magpa-fluctuate yan. Pero on a monthly, nagmi-minimum ako, 4.5 million pesos ka muna. November 18, 1.147. November 25, 1.2 million. December 2, 968, di ba? Tapos December 9, 1.1 million ulit. So dyan lang po nagre-range ang income ko every week. Previn, bakit ka kumikita ng ganyang kalaki? Ano ang ginagawa mo? Huwag ho kayong matakot kasi 4.5 years na po ako sa negosyong to. So, kinirir ko po to. And I'm currently number one worldwide. Secondly, kikitain mo ba tong kinikita ko? Hindi po. Not now. It will take 4 years, 5 years, 6 years na pagbibuild ng negosyong to. Just to be honest. Okay? Just being honest. And ang pangatlo, ang i-focus ninyong income, yung income ng mga una kong pinakita kasi yun ang income na realistic para sa mga nagsisimula. Yung income ko, it is just a benchmark or glimpse ng inyong kita in the future if you take this business seriously. Okay? Ang importante ho sa panahon ngayon, hindi ho palakihan ng kita. Ang importante ho, kumita. May pumasok sa bulsa, makakatulong sa personal na ekonomiya natin. Okay? Dapat papasok, wag puro palabas. Ang importante, mas lamang nga pumapasok. Doon ho papasok tong negosyong to. Maraming salamat. Sasagot na po ako ng tanong. Pao? Hi, sir. Sir, good news lang from Sir Federico. After na po nito, mag-approach na siya sa kanyang sponsor at mag-join na po siya. Congratulations, Sir Federico. Congrats. Opo, dapat lang kasi may nahabol tayong deadline. Sobrang swerte nyo. Yun lang yung masasabi ko na na-incorporate yung Toktok sa isang bayad lang. Okay? Wala pong nag-refer sa akin kasi ang nag-send sa akin ng link na to, Facebook page. O good news po, yung Facebook page na kausap ninyo, tao po yun. Okay? Sa likod po ng Facebook business page na yon, may tao po, hindi po pusa yon. May tao po na nag-refer sa inyo, balikan nyo po sila, tapos tanungin nyo po yung pangalan nila, sabihin mo, who you? Diba? I just attended Previn Go's orientation, yung guwapo, yung naka-blue. Kilala na nila ako. Okay? Tapos, yung feeling guwapo. Tapos, ano po ang gagawin na next? So, tutulungan po kayo ng taong yon. Tapos, i-add nyo po sila sa Facebook nila na personal so you can get to know each other better. Sisiguraduhin mo lang na yung nag-refer sa'yo ay Synergy Extreme. Okay? Kasi pag may espiyang nakapasok dito na ibang grupo na ginamit yung presentation natin at pinasign up ka, I'm sorry to tell you, wala kang access sa grupo natin lifetime. Okay? Doon ka sa number 2. Number 3 or number 22. Okay? So, alamin mo kung Synergy Extreme yan. XX tayo po yun. Synergy Extreme. XX po ang pangalan ng team natin. Okay? So, yan. Pwede daw ba silang magbayad na lang ng Monday? Kasi sabi niyo daw po, sarado ng Sunday yung office. So, aabot pa po. Daw ngayon po, habulin natin yung payment link. Habulin natin, masendan kayo ng payment link, at least secured na, para siguradong ma-process natin ng Monday or bukas. Kahit po bukas kayo magbayad, at least pasok ka na sa promo period. Huwag mo nang tapusin ang Monday kasi sa Monday, okay. Nagkakanda ugaga lahat. Natatabunan po kami. Nahihirapan po kami.
sa sobrang dami hong kumukuha din. Kasi, because remember, everything will be nationwide, everything will be worldwide someday. Kaya po, yan po yung binibili ninyo, binabayaran ninyo. Okay? Pao? Sir, question po muna tayo kay Ma'am Delia's iPhone. Pa-unmute po, Ma'am Delia. Madam Delia, ayan, go hello. Po. Hello. Ang tatanong ko lang, ha, yung naririnig niyo ako? Apo, ma'am. Tukol lang sa, yung sa Toktok, di mag-earn, pwede kaming pag mag-share ng link, tapos referral, whatever, 3%? Yes, po, 3%, apo. Meron din ba yung limit, like 100 lang ang... Wala po, yung pong referrals, wala pong limit yon. Yung pag gagamit ng referral link nyo, wala po. Ang may limit lang po, yung pag-hire mo ng riders bilang operator. Bilang operator. Okay. Second question, what if the inventory na, kunyari, haba ko, tapos may...